The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Okay po. Hello. Hello po. Magandang gabi. Opo, maganda po sa lahat. Sa ating lahat. Opo. Welcome po sa ating podcast. Tungkol po sa mga former women members of MCGI. Yes, na otherwise po known as ang dating daan. tayo ang Vita Pack Girls. Opo, yes. Totoo po yan. Tayo po ay ano, live ngayong gabi. Live po tayo ngayong gabi upang isiwalat ang katotohanan at mga karunungan at mga hiwaga. Oh my God. Oh, unang ukol sa ating pagiging miyembro nung mga nakaraang panahon. Magpapakilala po tayo. O mag-start muna tayo sa ano. Ay, wag na. Mag-start muna tayo sa ano, kung sino yung, nabawa, ikaw sis Mater at saka sis Micaela, paano kayo nag-transition from MCGI to Catholicism? Ah, okay. Mm-hmm. Sige po, start ko ako. Actually po, feeling, kasi ako naman, parang I don't really fear na madox or something. Kung makinig nila or people who have formerly known me actually would hear about this, it's okay. Pero kasi ang akin lang is, I would just be sharing my experiences because I know that many people also have similar experiences as mine. And it would perhaps help them understand how difficult it would be or difficult it has been or it is inside groups like this, high control groups. So basically po, I was listening kasi kay Soriano kasi from grade 2, as early as grade 2. Ang bata na. Yes po. Ang bata ko noon kasi because my uncle, one of my relatives, ano siya, nakikinig siya sa dating daan, 1990s pa yun, early 90s. So I would sit, kasi ano parang, during that time kasi, ganun kabata ako, but I was already interested in these things. Parang when it comes to the Bible, when it comes to, you know, talking about the Word of God, when it comes to talking about, you know, things about God, things about religion, and all of these sorts of topics. Medyo, for some reason, I don't know na bakit ako interested. Parang ano siya eh, it's like a spark sa akin. Like, if I hear something about these things, parang wow, it's very interesting. So, nakikinig ako kay Soriano that early. So, I was second grade. So, technically, I was eight years old. So, 8 taon ako, nakikinig ako kay Soriano. So, tumatabi ako dun sa relative ko, yung tiyohin ko, and then I would listen to Soriano. Then I was like, wow, ang galing nitong taong to. Kasi kabisado niya eh. Kabisado niya yung scriptures, kabisado niya yung mga sitas-sitas and everything else. So I would listen. So parang, ang una kong na-identify na verse during that time na pinapangaral niya was about yung mga asong matatakaw. Yung Isaiah 56:11. So that was the first verse that I heard from him. Yung oo, ang mga aso ay matatakaw, sila kailanman walang kabusugan. Sila mga pastok na hindi nakakaunawa. Yun, that basically that verse. And then I would listen, then I would look it up in the Bible, and I would say, kung ano, parang nandito sa Bible, parang kabisado niya. He was like somebody who has a treasure trove of all of this information, of all of this knowledge about the Bible. And it was something that I really wanted to have also. I wanted to learn from that.
Kasi parang yung family ko na involved sa mga different charismatic groups during the time, mga El Shaddai, yung mga ganun in the parish. And then they were not really well-versed with the Bible. So basically like, they naman say cafeteria Catholics, they're not like that. But they were just going to church and then their only source of information was the priest and everything else. So basically the Bible was kind of like reserved for Holy Week. Okay. So it was kind of reserved for Holy Week. And then because of that, parang I was thirsting for the Word of God. So I was listening to Soriano during that time. I was second grade. And then ano yon, parang afternoon yata siya ng Biyernes. Aga mo rin no, ang aga mo rin palang na-expose sa ganyan. Yes. Second opo. Grade ka, nakinig ka na. Opo. Okay, ano yon, I was 8 years old. So wow. I began reading the Bible kasi I was 5 years old eh. So technically it's like ano, yung Bible story. So I started from that. So I was reading. Ang binabasa ko noon dati, hindi siya yung children's Bible. Yung Bible na walang pictures, yung makakapal. So yun yung binabasa ko. So yun yung unang orientation ko talaga. So because of that, parang na-pick talaga yung interest ko with Soriano. Parang because it was different. I would be listening also to other, you know, born again groups kasi sa TV eh. Yung 700 Club, I would listen to that. I would listen sa El Shaddai, I would listen to sa Shalom, I would... Parang at that young age, I was listening to all of the pastor. Parang medyo ano nga siya, it was so early for my age. Pero kasi siguro, I really found the interest in it. And then, nung na-off the air si Soriano sa IBC 13, nawala na siya din. So hindi na namin nahanap kung nasan siya. So life went on. And then, nung 13 years old ako, I was first year high school. No, second year high school. Nung naglilipat kami ng TV, I began to see Soriano again on RJTV 29. Mm-hmm. And then, oh, this was like my memory for my childhood. Parang siyang ganon. Mm. Yon. So parang all the memories came back. So I had fond memories of listening to his program. And then, so I was listening to his, you know, TV program. And then I was like, oh, di ba siya yun? And then, you know, my family members were like, oh nga, parang, because they knew also eh, because they were there during that time in the early 90s that they witnessed nga na, you know, one of our relatives was like listening to Eli Soriano. So, okay. So, they began to listen as well. Pero ako, kumpisido na ako at that time. Madali niya akong na-convince. Nung 13 years old ako, I was first year high school. Kasi hindi pa yung grade 7, grade 8 dati. So it was like first year, second year. So I was first year high school. So equivalent to grade 7. So I was watching his program. And then parang yun nga, parang the fond memories of it went back. So ano, dun ako madaling nahatak. It was because I was already familiar with him in my childhood. So di kasi diba, most of us, when we have reminiscences of our fondest memories in childhood, we tend to go back to that. So technically, it was something that I clung on to because I had fond memories of it. I felt that it was wonderful. It was something like a relic of my childhood. So I was watching his program, nahapak ako agad. So I began to drop going to Catholic Church, to whatever I believed previously, and then I already was solid in my belief that Soriano was really a preacher of God. So I was watching his program and then everybody here in the house were like, they were still skeptical. Because of course, it's difficult at their age, it's difficult to transition from what you've always known all your life to something that you think is true or you might think it would be true because of what you see on TV. It's like, it's very good, it's very brilliant, it's very knowledgeable. So, kumbaga parang, okay, it was difficult for them. But eventually, ako ang humatak sa kanila. So, parang ano siya. Saka mapakinig ko every night. So, they began to be introduced more in depth. Somehow, sa mga ano broadcasts sa RJTV 29. And so, they eventually, parang, you know, agreed to the gospel, quote-unquote, of what Soriano was teaching. Pero ako, sampalatayang sampalataya na ako sa kanya.
And then I kind to make a long story short, so the year after, I wanted, so I was like third year, fourth year, mm-mm. I wanted to already, you know, have myself baptized. Tapos yung nanay ko, ilang taong ka nun sis, mga nasa ano? 15. 16. 15? Oo, 15, 16. Oo. I already wanted. Kaya nadoktrinahan ako mga 16. I was already, you know, indoctrinated. I underwent indoctrination for the first time. Kasi dalawang beses akong dinoktrinahan. Kasi hindi pumayag nung 16 ako. Kasi parang ang tingin ng relatives ko, masyado pa akong bata. So, they waited for a year until I reached college. So, nung parang pa-college na ako, dun na ako nagpabautismo. So, I was like nearing 17, basically. 17. So, dun na. Nagpabautismo na ako 17. So, pero for some reason, I don't really have this very concrete memory of the bautismo itself. I don't really know why. Pero ang alam ko na bautismo, but my, the relatives with whom I'm with, my mother, my, you know, everybody, they knew what happened during the bautismo. Yung nagsalita si Soriano, nagsalita yung mga OIC pa tawag dun eh, MIC, OIC dati pa. So, naabutan ko pa yung mga old, katulad ni kapatid na More, yung mga old MIC pa dati. Mm-hmm. So, siya yung dating ano, siya yung dating MIC ng this ng division where I was at. So, kumbaga, I saw how it was. So, nabautismohan ako, then I would attend services. Usually, wala pa yung ano pa dati. Wala pa yung satellite, phone patch pa yon. Kasi dito kami, we would travel every Sunday. So, nabautismohan kami. So, eventually, naging KKTK ako. But actually, yung pagiging KKTK ko, it was, I didn't really, like, tell them na, ay, gusto ko. Parang automatic siya. Dahil kabataan ka, inad ka na sa roster, yung lista ng KKTK. Pero I oo, was diba at ganyan sa MCGI, kahit nga may edad ka na eh. Basta wala kang asawa, KKTK. Yeah. Kasi never KKTK. Ako naging ano eh, member ng KKTK, yeah. Kahit na alib ako ng ano, 18 years old ako. Ayun. Kasi nga, so nag-anak parang, na ako noon. Kasi nung, yun nga, during my time, kasi parang hindi naman na, kaya nga parang, dun ako parang, teka, why did they add my name into it? Eh, hindi naman ako nag-sign up. Na okay, kung sinong gusto na mag-KKTK, eh mag-sign up ng sheet or whatsoever. Eh wala namang ganun eh. It was like shoved into you. So doon pa lang dapat pala, red flag na. Kasi parang pinipilit nila sa'yo yung tungkulin na hindi ka naman nagsisay yes. Walang ano sa'yo eh. Walang walang ang tawag dito, consent. You don't have a consent. Lalo na po pag bagong kaanib po kayo. Pag unang tatanong, yeah. I don't know po, kung tinanong po sa inyo yan, may boyfriend ka ba? Then pag gano'n po, okay, pumili ka ng tungkulin. Alam mo yung pag hindi ka, pangangaralan ka na nila kaagad po. Yeah. Yeah, actually, sa inyo nga eh, para I think with the later years, nagtatanong sila, o nga, pangangaralan ka. But during my time, well, as far as my local and my division was concerned, wala eh. Basta sinabak na lang kami dun eh. O yung mga bagong bautismong kabataan, mga KKTK na, binigyan na kami agad ng ID. May ID pa ng KKTK nun. Napakalaki. Para siyang ano, press ID. Laki ng ID nun. Nakalagay KKTK, kulay green. Buti na lang, hindi ko naabutan yun. Ayun. That was like 2001. Yun, 2000, 2001, mga ganong time. So may ID pa yon as at least sa ano namin ha, sa local and our division, if I remember correctly. Yon may ID yon na KKTK ka, so may pangalan. Bukod pa yon sa ID ng iglesia. Ang ID ng iglesia pa dati, yung ano, hindi yung ngayon, hindi yung kagaya ngayon na ano vertical. Dati horizontal yan eh. Tapos nakalagay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi-saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Mm-hmm. Ayun, so that was my first ID. Naitapon ko yun eh. Talaga sa buwis. So, I mean, not buwis siguro. Like my, you know, my angst
nung umalis ako for the first time, sa inis ko at sa trauma ko, talaga tinapon ko talaga lahat yun. Pati yung mga notebook ko ng doktrina, tinapon ko talaga sila lahat. And by the way pala, di ba nadoktrinahan ako ng first time? I was fourth year high school. Tapos, nadoktrinahan ako the second time. So, dalawang doktrina? Yes, opo. Dalawang set ng doktrina? Opo. So, nadoktrinahan ako before. Dapat matibay na matibay ka. Kaya po talaga totoo, parang during that time, yung conviction ko, wow, ito talaga totoo. Kasi dalawang beses ako dinoktrinahan. Oh my goodness. Grabe. Oh, grabe. I had to undergo the same set of doctrina that I had in when I was 16 years old. The year after. So it's the same doctrina. Kasi ang sabi ng manggagawa sa akin, ay hindi ika sis, kasi kailangan matandaan mo ika ulit yung mga aral. So kailangan magpa-doctrina ka ulit. So walang ganun siya. So I was like, so I had to undergo the entire thing. And then, kumbaga, but that was the time wherein hindi pa ako nadodoktrinahan, even for the first time and the second time. I already stopped going to other churches, I already stopped being a Catholic, I already stopped. Doon na talaga ako sumasamba. Every, dati yun eh, Wednesday ako sumasamba dati. Ay, sumasamba. Nagpe-prayer meeting. Tapos, Sabado, sumasamba din ako doon, pero hindi ako nagpapasalamat na guest. Hindi. Kasi parang I would just stay home if I remember it correctly. Mm-mm. Tapos, okay. So, going back to the time wherein I was already a member. So, I was there. And then, kumbaga, alright. So, talagang gigising kami ng 4 in the morning. Hindi kami laging nag-aapalit kasi merong remote. May hook up eh. Ang tawag dati, hook up. Doon sa, ano pa yon, audio lang siya. Sis, may tanong ako sa'yo. Na-curious tuloy ako. Di ba nabanggit mo na dalawang beses ka nag-doktrina? Tapos, syempre, sa tagal din ng pagiging member mo, talagang yung sa aral ba, yung pagkakatali, alam mo naman, narinig mo naman kung paano immunized din yung Catholic, di ba? Paano ka nag-transition from sa MCGI tapos na bumalik ka sa Catholic? Paano mo nagawa yun? I mean, kumbaga para mabigyan mo ng chance. Oo. Ano siya, it's like blood, sweat, and tears lahat yun. I had to go back kasi parang I began to remember that when I was a Catholic, I was not so pressured that much. Parang you go to church, you practice your spirituality, you pray. There's no one like telling you to your ear na kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan, namamanmanan ka, na kailangan babantayan ka, lagi kang bantay sarado. Di ba pwede na manalangin ka ng tahimik lang? Yung ganon. Mm-hmm. I missed the time wherein I was free in the way on how I prayed. I was free in the schedules of my masses. I was free in reading the Bible. Kasi parang, di ba, sa MCGI, kung gaano sila mambakod eh. Kapag nagtanong ka, tapos ayaw ni Brad Eli yung tanong mo, sisigawang ka, mumurahin ka sa pulpit. Papahiya ka on the spot. Oo. Yes, kahit manggagawa, ganun ang gagawin sa'yo. So, kumbaga, bawal magtanong, bawal. Kumbaga, sila, mga sinasabi nila, pagtagalabas pa lang yung mga, yung mga taong sa Bible exposition, kung magtanong kayo sa lahat ng pasto, tapos sa inyo, hindi pwede. Parang sobra naman yun, dahil nakaalam ika ng quote-unquote totoo. So, bawal nang magduda, bawal nang mag-isip. So, yun yung naglalaro sa utak ko nun eh. And plus the fact, may tinexto kasi sa Soriano na ang tao pwedeng maging Diyos. Tapos, ang naging reference niya, yung nasa Jesus ng Juan, na hindi ba't kayo'y mga Diyos, na ni-reference niya galing sa awit na 84. So, sabi ko, nasa konteksto ba to? Parang, so, ibig sabihin, ang tao pwedeng maging Diyos. In what category? In what kind of parameters would you say that a person, dahil ba't ginawa lang sa wangis at ayos ng Diyos o kung anong sinabi sa Genesis,
pwede nang maging Diyos ang tao? Hindi ba pwedeng tingnan ang konteksto ng Juan Gis at ng 84 ng awit para makita ano ba talaga ang konteksto kung bakit sinabi ng salmista na ang na kayo'y mga Diyos? Hindi naman kasi pag nagbasa ka hanggang doon lang eh. Dapat yung buong yun titingnan mo. Doon ako nagduda sa kanya. Talagang critical thinking agad. Yes, kasi ano siya eh, sasabihin mo ng sugo ng Diyos ay hindi nag-aaral, hindi nangangaral ng mali. At ang sabi nga, di ba, iwan ko sa Deuteronomy at ang sabi noon, na kapag ang sinugo ng Diyos nagsabi at hindi nagkatotoo o hindi katotohanan, ay bulaan niya ang sugo na yon. O, yung ba lang pala eh, may parameters actually na eksakto ang Biblia eh, tungkol sa mga ganong bagay eh. Tapos, kayo, ginagawa niyong exemption ng sarili ninyo. Tapos sasabihin ninyo na dahil ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ni kapatid na Eli. Eh di ibig sabihin, balintuna ang Diyos nyo. Kasi may contradiction. Eh si kapatid na Eli din minsan na nagsasabi na ang Diyos mismo kapag siya ay nagsalita sa banal na kasulatan ay walang contradiction. Eh ba't kayo may contradiction? So doon na yung parang nag-aano na ako. Nag-iisip ka na na gusto mo nang umalis. Ganun, parang... Opo. Nag-iisip na ako paano umalis. The problem was, the pambabakod. Kasi take note, nabautismohan din po kasi yung mga kamag-anak ko. So sila, panatiko. Naging panatiko sila. So kumbaga lahat, actually, lahat, concert. Naabutan ko pa yung nagko-concert si Brad Ellie doon sa Apalit eh. Yun, may ticket yun. Mm-hmm. Binabayaran yun. Yun, binabayaran ko talaga yun ng mga kamag-anak, ng mga kamag-anak ko na nakasama ko dito sa bahay. Bawat sabi na, mga kapatid, magkakaroon po ng concert si kapatid na Eli sa Apalit. May pa-ticket po tayo. At tawag pa dati nun, hindi target eh. May nalimutan ko kung anong tawag dun eh. Pero hindi target ang tawag dun eh. Pero mga ticket, sabi, babayaran. Ito po ay ating obligasyon sa iglesia. Tulungan po natin ang ating mga ngaral. Dahil alam naman po natin na tayo po ay inaapin ng sanglibutan. May ganun pa po, di ba? may kasamang iyak pa yun, no, pag nilalapit. Opo, kasi ilalapit pa. Mga kapatid, tayo po alam naman po natin na ang ating utang po ay dumadami dahil po sa pagpapalaganap. Kaya po may pa-concert po tayo. Kaya po mga nung nakaalis ka na, paano mo napili yung Catholic? Bakit Catholic? Hindi ka nag-try sa iba? Halimbawa nag-try ka? Hindi, well, ano, I mean, sa akin, okay nga yun eh. Kasi totoo lang, napakadami nilang, ano, kumbaga lahat peaceful, ganun. Di ba merong iba nagtatry sa, bawa, nagbo-born again, or Iglesia ni Cristo, bakit nagdiretso ka sa Catholic? Although yun ang pinaka-main na dinidemonize ni, ano, di ba? Yes. Opo. Kasi po, ano, basically, before I transition to being a Catholic, parang naging mala-agnostic ako eh. Nagkaroon ako ng phase ng pagiging agnostic ko. Ayokong maniwala, or nagda-doubt ako na may Diyos na sasaklolo sa'yo, pero hindi ko rin alam kung totoo na may Diyos o wala. Nagkaroon po ako ng ganong phase eh, ng transition. So I was like exploring a lot of, you know, religions also, but I didn't go to their services kasi nga I was at the point wherein ayokong maniwala eh. I didn't want to believe anymore kasi the ADD let me down. Until there was such a time na I began joining forums. Kasi mga 2006 yun eh, 2005, na talagang nag-inactive Catholic ako. Forums or ano, mga ano, katulad ng... Bereans. Yung Bereans.net. Ano yun, parang halo-halo sila doon. Tapos may mga Sabadista, may mga born again, may mga ano nga eh, nagmi-mission sa akin through that forum na ano eh, na kinukonvince ako na to go back, to go to their churches,
to listen to the gospels. Eh, dahil medyo mala doubtful ako dati. I mean, I was really a big doubter during that time. So, kumbaga, I was, sige, parang ganun ako. Pero I really was very reluctant. And then, I began to search about certain things. I began to go back in history. Parang, okay, so, before all of these religions were like, what was the predominant belief system of people who actually, okay, sige, said that, okay, Christ existed or whatsoever. So parang, I began to explore different philosophies. I began to explore different belief systems. And then I chanced upon the history of the Catholic Church and the philosophies of Thomas Aquinas. And then all of the church fathers, in particular, St. Irenaeus, John Chrysostom, Origen, Justin Martyr, and yun, and all of those people. So I began to discover that these people existed. Some of them even met the apostles themselves. So sabi ko, wow, this is a good thing to explore. So I began to read the writings. So binasa ko yung, although yung, until now hindi pa tapos eh, but kasi ang dami nilang sulat eh. Even, I mean, so there are one of those people, nung mga church fathers na yun, they would write volumes of books. And those books would date even from like 100 AD. So kumbaga, medyo mas malapit tong mga to eh. From those people who actually witnessed Christ. And these people, like yun nga, John Chrysostom and Tertullian, all of those people, if you read the writings, Saint Augustine of Hippo, and then those who came after them, you would notice na parang there's a pattern in the writings that if you cross-reference it with the Gospels and yung ano nila, the writings of Saint Paul and everything else, there are parallels to the writings of Paul and these people. So it means most likely that these people actually met the people who actually wrote the Gospels, like Mark, Luke, and St. Paul, Titus, and everybody. So, okay. Pero I was still at that stage na, okay, medyo tagilid pa. I need to read more. And then I read some of the writings, many of the writings. Then I began to explore what are their philosophies. Doon ko nakita that the early Christians actually valued faith, not only faith alone, but they also valued reason. So doon ako na, okay, sige. So it was like, okay, when they interpreted Aristotle, for example, in his philosophies, it was actually juxtaposing the gospel with how Aristotle tried to formulate his analogies on reality, on the natural law, on these sorts of things, on what are causalities, for example. So who causes God? So basically, it was St. Thomas Aquinas who tried to read Aristotle and study Plato and then tried to analyze and then, okay, these people, these philosophers, you know, the bastions of wisdom and the bastions of knowledge, they were able to explain these things. And we could see, di ba nga po, in the Acts of the Apostles, that even St. Paul himself, we would interpret as being widely well versed with the philosophies of these Greek personages. So para po pala si Sis Micaela, kasi ganyan din siya eh, nag-transition din siya ng to Catholic eh. Opo. So kaya sabi ko, there's a connection between the church, between the Catholic Church and these people
who actually had the chance to witness the lives of the disciples who actually saw Christ. So, kumbaga, okay. So I think this will be the answer to my question. Oh. And then I prayed, and then sabi ko, if this would be the right path, then okay. So that was when I began to be interested in Catholic apologetics. So I began to read, you know, many of, you know, their articles about the historicity of the church, what is the validity of the sacraments, what does it mean? Why is there a liturgy in the church? Why is there a mass? Why are there devotions? Why do we have sacraments? And what and why there are sacramentals as well? What's the difference between the two? Did the apostles use sacramentals and all of those things? And eh, diba, it's like mga larawang inanyuan. So ano ang explanation ng simbahang ng Iglesia Katolika tungkol sa larawang inanyuan? So nakita ko sa explanation nila na, you know, you don't discard the Old Testament. You make the Old Testament as a springboard to the new. Because basically, the Old Testament was a typology for the New Testament, which would be a sort of harbinger for the coming of Christ. It's more of like a holistic explanation of salvation history. So it's basically, there's this continuity and the consistency of things that I saw in the whole history of the church. So, so ngayon po talagang fulfilled ka na, na at peace na, opo, nakita mo na yung... Ah, yes po. So, Sis Micaela po kaya, tanungin natin. Sis Micaela, paano naman niya sa'yo? So, pagbasa hello mula sa... pagbasa mula sa... Kasi yung mga pambungad ko eh, pagdating na ngayon sa church. And I'm glad na nakabalik ulit sa Catholic without judge. Never ako ginudge na kahit sino talaga. Unlike nung ngayon nung nasa MCGI ako. So, start tayo. As a MCGI. Paano ko ba nakilala si Red Ellis? Dahil dun sa father ko, actually, me and my family kasi is a close Catholic kami lahat. Roman Catholic talaga kami. I mean, dumating pa nga nun sa point na parang nag-plan ako siguro 12 yun or 8 na magmamadre talaga ako. Kasi yung lola ko, nakipagkaibigan in some mga madre dito lang din sa Maynila. Then, pinapasyal-pasyal ako sa kumbento. Then, itong mga, at the age of 8, 7, parang gano'n. Yung father ko kasi, although close Catholic siya, nakikinig siya doon sa RNN na every night si Soriano po ang on air. Then, tinatawanan lang din namin siya ng mga kapatid ko kasi ano-ano na yung mga lumalabas sa bunganga ni Soriano, like, yun nga, yung walang tuhod, walang tuhod ang Diyos. Tinatawanan namin siya, kasi meron pa nga siya nabanggit na na yun, hook sa mukha, ayun nga. Then, afterwards, nung mga teenage ko, yun na talaga, magpa-planning na talaga ako ng pagmamadre. Pero yung may mga Catholic beliefs po na, yung sinasabi na calling, nagantay ako. Natapos yung father ko, even na Catholic kami noon, nakikinig talaga siya kay Soriano. Yun ay nasa lover dad. Naiinis ako. One time pa nga noon, nasa sobrang buwisit ko kay Soriano. Tinext ko yung isang sikat na radio station ng Catholic na sinabi ko talaga na may isa ditong, di ko alam kung ano, talagang siniwalat ko talaga na nag-aano siya ng mga Catholics. Tapos hanggat sa noong college ako, meron akong kaklase na naging MCGI. Eh, meron MCGI. Actually, siya yung nag-akay sa akin. Then, yun na yun. Yung pinakapunta niya na ako ng lokal. Hindi alam ng parents ko. Alam mo yung lagi ko, nagiging sinungaling ako sa parents ko nun. Lagi ko sinasabi sa parents ko, nasa school ako, pero ang totoo, nasa lokal ako. Ginagawa kong escape ang lokal talaga. Tapos, actually, yung nag-akay pa nga sa akin nun, siya pa yung nagturo ng sabihin mo sa parents mo, nag-school ka, sabihin mo, parang, di ba, unang-una, bigla ko narinig sa aral na, di ba bawal mong sinungaling? Bakit tinuturuan mo ko? So, sige ako, nakisakay na lang ako. Ganon. Tapos nun,
Kapag katulad si Ate Matter, twice siya parang nadoktrinahan. Ako, thrice. Kasi yung unang attempt, patigil-tigil ako nun eh. Nagkaroon pa nga ng special doctrination nun eh. Then pangalawa, nagkaroon ulit pa ako ng second doktrina kasi napigilan na naman ako. Yung pangatlo, doon na pumayag yung parents ko. Tapos Catholic pa ako nun. Alam mo yung mahirap sa point na parang na brainwash na ako nun dati. Kasi 5 years ako almost, 5 years akong nagsuri. Alam mo yung sinasama ako ng parents ko sa loob ng simbahan. Alam mo yung nakikita nila ako nandun sa simbahan na habang nag... Sorry, naiyak ako kasi yung parents ko. Nag-Eucharist that time. Nakaupo ako, sinusungitan ko yung parents. Ang sakit lang tignan that time. Tapos, yung pa, yung habang mangungunyo, sinusungitan ko na sila sa loob ng simbahan. Parang doon nila napansin na, ah, na-brainwash na to. Hanggang sa yun na, hindi na nila kinaya. Hinayaan na nila doon ako umanib ng dating daan. Nung umanib na ako, yun na yun na, may mga umaano sa akin, may mga nang babakod. Tapos ito pang nakakatawa is dumating na nun sa point na sa ikan layo niya sa Catholic. Dito, alam mo yung pati pananamit ko, pinapansin, kasi hindi naman ito sa pag-ano meron talaga. Napapansin talaga sa katawan ko. Alam ni potential lahat yan. Alam ni potential lahat yan. So yung nagiging sumpungan ko, siya lahat yung nagiging... kaya nga nung naligaw siya, wala nang ligaw-ligaw, sagot na lang agad, na nagpaalam kami. Then doon ako nagtataka po, bakit inaalam nila yung buhay namin parehas? Tapos, lagi nilang sinasabi na kayo, mag-join kayo sa ministry. Una sa lahat, tinanggal nyo kami kasi nagkaroon kami ng relasyon. Tapos, etong gusto ko pa nga sumali ng ad pro. Kasi ang ad pro daw is open daw kahit daw may couple na daw, ganun. Hindi sila pumayag. Hindi ko rin alam. Tapos, basta, nakawala maging mga salimuot. Neto lang, bumitaw ako netong 2022 lang. Nung nakilala ko rin si Brooks. Then, si Ashley. So, si Brooks ang may sala. Hindi po. Si Potential po joke talaga. Joke lang. Si Potential ba? si Potential po talaga. So, pinakilala niya sa akin si Brooks. Then, si Potential nagsabi sa akin na ito, ma'am, ano ka, open up ka ng mga nangyayari sa'yo. Doon nawala yung unti-unting nabawasan yung traumas ko. Then that time, ito na, balik tayo doon sa, nagulat ako, wala na yung pangalan ko sa attendance ng local namin. And I don't know why, wala naman akong ginawa. Although, oo, may ginagawa ako na sa Google Sheet, nag-attendance na lang ako. Then, hindi ako umaanid kasi talagang pinatamad na ako. Talaga nakakaumay na yung topic. Kahit yung simula ng buhay pa sa Soriano, nauumay na po ako eh. Kasi, from the judge, gano'n. Bakit lagi niyang tirador ang Catholics din? Pag umaanib ako before, lagi ako naka-earphone kasi mahal ko yung family ko. Catholic sila. Kaya ang maganda na, ako na lang nasa'yo instead na marinig pa nila. Kasi ayoko ng gulo, ayoko ng away. Kasi gusto ko peace of mind talaga. Then, pareho tayo, sis. Yes po. Kasi, hirap po magkagulay. Then, ito na po, tinanggal na nga nila ako sa ano. E di, lalo ako nag-trigger, hindi na. Doon na yun nagsistart na parang nagpapagupit na ako ng hair ko. Then, kasi, around Manila lang naman ako pumunta-punta ako ng simbahan dito. Then, yung trabaho ko is near lang sa simbahan. Then, dalawa pa sa Manila. So, pwede lang ako tumawid-tawid sa dalawang simbahan. Ito yun, nag-start. Unchurch na ako noong that time. Umattend lang ako ng mass, out of nowhere. Kasi sabi ko, try ko kaya umattend muna. Okay, yung pangay time na habang umattend ako, hindi ako nag-sign of the cross, nakikinig lang ako. Alam mo yung pagluhod mo, yung sa time ng Eucharist na, biglang tumulo yung luha ko. Sabi ko, hindi ko alam. The word na hindi, solemn kasi siya. Then sakto, nakita ko ng katrabaho ko, na collector ko. Naging collector ko pala. Sabi niya, nagulat ako, sabi niya, ito si, yun na nga, yung name ko po. Gusto rin niya maging collector. Parang nababasa niya yung nasa mindset ko.
without na hindi ko pa naman sinasabi. Pero gusto ko talaga, sa Kristen talagang babae. Pero wala lang talaga sa simbahan kasi conservative ang simbahan. Then, ito na po. Yun na yung time na yun na pinipilit na ako ng katrabaho. Ano yung mag-lector ka? Pero, unchurch pa ako nun. Kaya sige, wala naman masama. Hindi naman ako mag-judge. One time pa nun, umatend ako ng mass. Talagang, sabi ko na-miss ko rin pala talaga naging Catholic. Tapos, nagkaroon ako ng isa pang katrabaho. Every Wednesday, ma-attend siya ng mass. Yun na yung napag-usapan namin every Wednesday. Yun na yun. Then, ang pagkatapos nun, sumali na ako sa LECOM, yung nagkaroon kami ng seminars na inatinan namin, which is, kung sino lang naman ang meron, may yun yung magbibigay, gano'n. Kasi may bayad siya, kasi bigating mga speaker talaga ang mga kinukuha nila. And no doubt din. Tapos, right after nun, ng seminar, yun yung first time na tumuntong ako ng pulpito, unchurched pa ako. I mean, di pa ako fully, wala pa akong Catholic belief. Parang, gano'n, nagbabasa pa ako sa pulpito na, ano, ito pa nga nakakatawa, unang sabak ko sa pulpito, ang basa ko doon sa Diyos, Diyos, sabi ko, pagbaba ko ng pulpito, pakainig ko to kay broccoli. Diyos. Now, buti hindi kasi nagsabi ng ramen. Hindi naman. Salamat sa juice. Juice! Salamat sa juice. Kakapakinig yan kasi ng Broccoli TV. Nakakahiya pa nun kasi may mga foreigner na mga madre. Lang nagsabi sila, sister, your voice is so, hindi nila alam. Alam mo yung time na gusto ko nang tumawa. Inatid ko pa nga sila nun sa kumbento nila eh. Kasi natuwa ko na nag-usap sila. Then, afterwards na nun, nung parang lumakas na yung Catholic faith ko, ayun na yung nagkumpisal na ako sa pare, na kaibigan ko. Yun yung, na-amaze ako kasi unlike dati na kumpisal na yung magsasabi ka pa, dedisyonan niyo po ako sa pag-atak ay nagkasala. Alam mo yung parang counseling na ang nangyari. Kina-counsel niya na ako. Alam mo yung umiiyak ako habang counseling. Yung sabi niya na sa akin na ganun pala, nangyari sa'yo. Alam mo yung isa nakapagpaiyak sa akin kasi sinabi ng pare, welcome back. Alam mo yung hanggang ngayon. Sorry, anaiyak ako. Nakaka-touch naman yun. Lahat ng mga friend ko na, kahit sa simbahan, lagat ng mga sinasabi nila, welcome back. Alam mo yung time na yung gusto mo maiyak instead of judging you. Kasi sabi nila, Diyos rin naman yung sinasamba mo kayo sa ibang sekta. Diyos rin naman yung lumipat ka lang ng samahan. Dito kasi bukas ang pinto. Alam mo yung that time, naiyak ako tapos binagdasal niya na ako. Alam mo, tapos, ayun na yun. Bumalik na sa Catholic life ko. Then ngayon, active ako sa ministry ko ngayon. Then, ito yung masasabi ko na may pisong duling wala kaming inilabas. Kaya nga minsan, meron kami mga pagkainan, pinipigilan pa kami, mga pare ang sumasagot. Then may friend din akong pare. Actually, nasa ibang bansa na siya ngayon, nasa Spain na siya. So yung friend ko na pare na yun, in-advise niya ako na gano'n daw minsan magpa-counsel daw kasi sila minsan mga pare nakaka-defy na may depression ka. Sabi nila hanggang counsel lang kasi kami. Counseling kami. Pero magpaano kami. Isa pa nga sila pa nagre-recommend ng ito, magaling ko na psychiatrist. Magpaano ka. Kasi alam nila, ang depression kasi, hindi sila, hindi kasalanan for them. Ang depression, sakit talaga yan. Usually, pag lalo na nag-adult talaga. Then, yun nga, nag-chikahan kami bago ang misa. Kasi that time, duty ko nun eh. Then, naka-duty rin sa father ng that time eh. Sabi niya na, oh nga pala, nabanggit mo pala, di ba ka-anib ka nung dati? Sabi ko, oh nga, di ba, father? Parang as in, ginagawa na lang namin casual na usapan niya. Alam mo ba yan, si Soriano, hindi namin pinapatulang niya, mga pare. Sabi ko, oh nga po eh, dati hindi niyo po pinapatulang. Kasi naisip na lang namin, para siyang lata na walang naman. Which is, naano rin ako kay father, pero namin siya niya sa father. Ito, please, wait lang. Sis, wait lang po ah. Acknowledge lang natin si Sis Baby De Jesus nagbautismo sa akin.
Joke lang, nakita ko sa akin dyan. Din po. Ako din po. Siya din po ang bautisador ko. Isa gasalita po. Talagang yan, magasalita po kay sis. Pwede naman po eh. Opo, siya din po yun sa akin. Ang nagbautismo sa akin. Yung nakita ko kasi is Baby Jesus. Hello po. Hello po. Ayan o. Oh. Ayan daw, magasalita pala siya. Mamaya pakinggan daw muna yung mga issues. Opo. Oh, sige po. Actually, sis, ano, may inanda tayong topic. Asan ba si Sis Petch? Sis Petch, salta ka. Ano, ayun, pinost ko yung mga topics natin. Yun, baka pwede, meron pa pong gusto magsalita. Sis, sige po, go ahead po. Mm-hmm. Tuloy niyo po, Sis Micaela. Okay. Tuloy niyo po. Then, eto, diba, kaka-resign ko lang ngayon sa bagong work. Pero much better opportunity na yun ang work. Eto lang, gusto ko na sabihin sa inyo, ha? Ito na magsasabi na ako. Na, iko-compare ko ang UNTV or any company ng NCGI na wala sa Catholic. Eto. Kasi ito, mag-work na ako via tomorrow then. 3-4 me na lang. Kasi mababait ang mga katrabaho ko eh. Ang qualification nila doon, basta you're a Roman Catholic. Tapos pag iba kang sekta, nasa floating list ka. Pero tatanggapin ka nila pag wala ng choice talaga. Kasi kailangan Roman Catholic ka doon din. Kasi may chapel din sa loob ng company ko. Ito po ang maganda. Abang probationary ko, maganda ang pasako. Diba, I know yata na may nagkakalat na issue sa UNTV na below benefit, eh below minimum yata ang sinasahod daw nila. Minsan, volunteer pa raw. No, sa akin po, above minimum. Then, Monday to Friday, hindi uso ang overtime. Isa pa po, once na ma-regular ako, ang dami kong benefits makukuha. Hindi kami pababayaan. Tapos hindi kami hinahayaan. Yun yung nagustuhan ko sa mga Catholics. Yun yung nagustuhan ko sa mga Catholic company. Then, hindi kayo pinipressure. Pagka meron kayong mga, what do you call that? Yung may parang mga charities po kayo. Actually, parang bibigyan din kayo ng budget na eh. Yun po yung pagkakaalam ko kasi na-orient na rin po ako dyan. Then, ano pa? Lagi di pa ka, eh, hindi ka na, ano, hindi ka pagpabayaan. As in, ang layo mo. Malayo sabi sa ano? UNTV. Mm-mm. Yes po. Tapos po, nalala ko rin before nung MCGI pa ako. Pinapag-volunteer nila ako yun sa UNTV. Doon daw ako, mag-journalist daw ako. Then, netong mag-a-apply na ako, bigla akong hinarang. Tapos doon ko nalaman, journalism, eh, kahit hindi ka journalism graduate, pwede ka mag-host? Ano yun? Ang weird. Samantalang ibang company, pag hindi ka, pag journalism graduate ka, automatic sa media ka mapupunta. Bakit dito? Kahit senior high graduate ka, kahit hindi naman sa minamaliit. Kasi I have a friend na sobrang yabang sa MCGI. Ito ngayon lagi niyang sinasabi na kilala raw siya sa buong MCGI. So, every time daw na may dadaan daw sa kanya, yung nagpapapicture. Siya yung nagsabi sa akin na, introduce kita sa UNTV kasi host ako doon, ganon. Sabi, nag-host siya. Tapos sabay-sabi ko, sige, pasok mo. Tapos nung nalaman niya na papasok din ako, sabay-sabi niya sa akin, naku, full slot na ang UNTV, huwag ka nang umasa. Natawa lang ako bigla. Hindi ko join graduate. Pero at least ngayon, mas maganda yung company mo. Okay lang yun, blessing in disguise din, di ba? Ay, sobra po. Sobra po ate. Then, hindi pa kami pababayaan. Then, puro pa kami. Then, alam ko yata, pag tagal po yata, meron kaming out of the country na pilgrimage kung nagtagal kami sa company. Which is, ano sa akin, pabor sa akin. Parang, gusto rin kasi ganyan, mga pilgrimage. Then, ito lang. Ito rin po, masigit ko po. In-invite din ako ngayon sa simbahan ng pilgrimage. Then, sabi ko, may bayad po ba? Then, sabi nila sa akin, wala kang babayaran. Sagot na, basta mag-agree ka lang. Then, ito pa isa, parang ginojoy nila ako as a secretary. Pero, wala lang kasi akong time. Secretary ng parang council ng gano'n.
Pero nakakatuwa, ang layo niya sa MCG, eh, kasi dito, pag may pag meron kang boyfriend, wala silang pakialam doon, kukumustahin pa nila yung boyfriend mo. Like, wait, kumusta nga pala yung boyfriend mo? Ganun lang sila. Like, ah, ayos lang naman. Then, saka nabanggit mo, involved ka yung dalawa ni Potential, di ba? Sa mga activities. Hindi pa siya po. So, parang umattend pa lang. Ah, hindi pa po. Umattend-attend lang po siya ng mas. Umattend-attend lang po. Yes po. Umattend-attend lang po. Then, yun din. Nangangamusta rin sila ng parents mo. Ano status mo. Then, sila yung kind of a person na actually, ito, kikwento ko na po. Yung narinig din na kapagbura ko at malala pa sa loob ba ng simbahan sa Takoti. So, ito yan. Kasi, di ba, yung simbahan ngayon na inaanohan ko po, hindi nagsiservan ko is pinaka-oldest church talaga siya sa buong Maynila. Parang gano'n na nga, yung history ng church na yun. Then, ito pa ang nakakatawa. Kasi ano ako eh, morning shift ako. Before ako pumasok sa dati kong work, morning po ako nagsiserve. Biglang nag-brown out sa simbahan. Alam niyo po yung parang nanginginig na yung buong katawan ko. Parang ang dilim-dilim. So ito na yung ano. Ito na po. Pumasok na ako din sa sacristy namin para mag-change ng outfit. Then, pag-change ko ng outfit, ito po nakakatawa. Alam mo yung napapadasal ako kasi nakikita ko mga santo doon, walang ilaw, walang kandila, flashlight ang ng cellphone ko. Alam mo yung habang, alam ko may pari pa doon, pari ba yun? Ay, no, sorry. Yung ano, lay minister na nag-aayos. May bumagsak, bigla akong napamura. Sabi ko, puti. Pucha talaga ganun. Tapos biglang narinig niya yata yung kasi ang lakas. Sabi ko yung ako na nanginginig na buong katawang. Ayan po. Ano po kasi yan, sis? Diba kasi when we were at MCGI, we were so used to that kasi. The kind of rhetoric. Kung baga parang buksunan damdamin mo. I mean, I'm also guilty of that. Actually, kaya nga nasasabihan ako ng ano. Well, kasi the group that I belong to is more traditional. Ano kami, we sing at Latin masses, yung TLM, the traditional Latin mass. So, medyo traditional inclined yung group namin. So, we're very keen into the more traditional, you know, the older teachings of the church. So, medyo, you have to really change somehow some of your, so it's more strict, I guess. But the strictness is not so much into like taking away the rights that you have as a person. Ano lang, I mean, that's why, you know, until now, I have this particular kind of tendencies like to go back to my original habits. Yung nga, parang binibiro ko na lang eh na, hindi, kasi kanal talaga ako magsalita. Pero kasi hindi eh. It's part of our, you know, the thing that you grow up with. You know, within a certain kind of group. Now, if you are so used to that, and if you are so used to the rhetoric that is being, you know, being said every pagkakatipon, you're so used to the, you know, gago, tanga, takantado. Well, we cannot deny that. It actually seeps into your subconscious. It's very psychological, You know, and then because of that, you know, because that's, you know, people do that in order to employ control. And because since minumura ka, you begin to be more subdued. You begin to be more afraid. You begin to be more, controlled in the way on how you talk and the way on how you say things. Because it's like, sinasabi namin ito, minumura ka na namin, we're talking all of these kinds of things. Although, ano, on the other hand, sasabihin nila, hindi yan masama, hindi yan mura. Ang sasabihin nila, actually, kasi hanggang ngayon nga, sis, ang tingin ko sa paggago or tarantado, sa akin, hindi mura yun. Hindi siya kasi mura. Kasi nalagay sa, pero syempre, na-realize ko na
depende pa rin sa nakikinig. Kung bawa, sa atin, ako, hindi mura sa akin. Apo. Pero sa iba, mura. So, at din, hindi pa rin siya dapat sinasabi. Yun yes, na. Po, kasi, opo, kasi ano po yan eh. It's the connotation of the word. It's not necessarily like a dictionary meaning of it. But the connotation of it, well, because we have to understand that language is very cultural. Language is mirrors the society, the milieu, the worldview that you live in or that you are part of. So if that would be the case, I mean, kung mura ng mura yung lahat ng, you know, the people that you are with, it actually reflects the worldview that you have. It's you know, the language reflects the culture, the traditions in the community that you have. So, let's say, for example, if you're part of, let's say, this group, and then, may kultura sila, they have this culture of, like, you know, saying, cussing, cursing, you know, saying all of these words that, on the outside, of those people, or rather, those for the people of those who are in the outside, are not really used to that, that they're not culturally inclined to that. Okay, let's say, for example, within the MCGI, or any group, for that matter, I mean, it's normal for you to say and to hear words like tarantado, gago, tanga, bobo, PI, and whatever. But if you go out of the compound, or if you go out of the particular kind of milieu, or, you know, particular kind of tradition, or gawi, or something like that, when you go out of that, hindi yun normal eh. hindi siya normal. Okay, sige, yes. Makikirinig natin sa pondo, murahan sila ng murahan. Pero kasi, you have to also look into the sociological factor of that. Bakit sila ganun? Anong klase ng environment meron sila? So, kumbaga, tapos religious group, nandun kayo sa loob. Ano yun, nagmumurahan kayo? Iba ang, let's say, tondo or payatas or those communities that we know are hotbeds of people who are inclined to do that. Well, because of the sociological and anthropological factor. Pero pag nasa religious group ka and there you're always peppered with all of these kinds of you know, speech, these kinds of words, what does it say about you? How do you justify that in the context, in the sociological, anthropological context of religiosity as a whole? Hindi kasi siya ganun eh. So in that at that point, odd yun, oddball yun, at that point. So, hindi siya normal. Ginagawa lang siyang normal, ginajustify lang siya, it's because high control group siya. And it's a form of manifesting control. Sis, yun po siya. Sis, awate na kita ha. Okay. Ipasok na natin yung ano natin, sa total na sabi mo, nabanggit mo na rin naman yung culture. Pasok na natin yung topic natin siguro. Sige po. Opo. Para makadami tayo. Sige po. Sige, ipag-usap. Sis Petch, yung purity complex, anong tingin nyo dyan? Anong masasabi nyo dyan? Wait lang. Meron lang akong gustong... Hi. Meron lang akong gustong i-put out na mga interesting facts about women. Did you know that women are more, statistically ha, more religious than men? Yes po. Yes po. So, with that thought, di ba? Mas religious ang, kumbaga, mas mananampalataya pag babae. Ano yun eh, dapat may ano yun eh, it deserves some acknowledgement from men na yes po, despite na may napaka poor ng representation ng women sa leadership in general, religiously, politically, in anywhere, women tend to be more spiritual, empathic, mas ano sila yung compassionate. So, sometimes naiisip ko, bakit nagkaroon ng
patriarchal, para sa akin, ano yun, patriarchal abuse na hindi mo bigyan ng power or representation ang mga babae na mas mataas ang pananampalataya. Di ba? Opo, so, ibig sabihin, parang sa MCGI na manatiling matahimik, di ba? Tahimik. In general kasi talagang by nature, by psychologically speaking, mas spiritual lang ano ang mga babae. So, kung meron man tayong kukuhanan ng moral compass, dapat ang mga tao tumingin muna sa ano eh, sa mga babae. Kung bakit na natakpan 'yon ng patriarchy. Pero but that's the fact of life. So wala tayong magagawa. Ito ang mundo na pinagagalawa natin. What we can only do is assert our rights at oppress against oppression. Ganon. Lumaban tayo sa oppression just because we have women parts. Yes po. Lang naman yun eh. Okay. Tama po yun. Parang ano po, on my end, kasi po kaya po, more spiritual ang women. It's because we have this high level of empathy. Women have more capabilities or capacity to be more empathetic than men. So psychological studies have actually covered that for quite some time. And it has been seen that women have this high level of sense in terms of how to deal with their own emotions. Kaya po, di ba po, bakit po mas maraming lalaki, supposedly in some studies that have been conducted, ang medyo, kumbaga, malalaman mo na lang, ayun, they took their own life or something like that. It's somehow, some of the populations report that it's more of the men who actually do that because they don't actually talk about their emotions, unlike the women. So the women are more expressive, therefore they're more empathetic, well, because of the nurturing tendencies of women, because of the tendencies for women to do that to their children. So it's actually related to childbearing and it's related to childbirth. So kaya po minsan Sisi, pagka halimbawa ang hinahanap mo ay unconditional love, laging unang-una mag-a-appear yung mother, yung love ng mother yes, sa mga anak nila. Kasi nga ganun, mas mataas yung emotion natin. Hindi yung well, pwedeng sabihin ganun, tsaka mas open tayo. Yes po. Sa mga lalaki kasi so taas ng pride nila para magsalita, sabi ng gusto. Oh, correct. Ego po 'yan eh. Because of course, kasi po ang lalaki is naturally like natural tendencies po nila is to be a provider, to exert their, you know, the protective nature over the family. I mean, even in, let's say, animals, most of the mammals that we see, they're like that also. Like, you know, although, yeah, we have the lions, for example, the lionesses actually hunt. But of course, the lions, in order to protect the lionesses with whom they have cubs with, they have to assert their dominance and protect their pride. Kasi po parang yung pride nila, yun po yung family nila eh. The lion, the pride of lions, for example. Even the wolves are the same. So technically po parang, you know, in terms of humans, ganun din po tayo eh. We have that tendency. The only difference is that we are not like technically totally like animals. Like we just act according to our instincts. So basically, for humans, the man or the male is basically the protector, the provider, and has been that way ever since perhaps 6,000, 7,000 millennia or whatever. Naaano lang po kasi siya, kumbaga parang nagkakaroon ng tendency to go overboard because of different factors, I believe, in the community, and because of certain influences like the media,
and certain influences, like, you know, other ideologies that have been inserted into, let's say, a society, for example. So, kumbaga po parang, if we would go back to really the basic instinct of humanity, ganun po siya talaga eh. That's where actually the balance lies. Nagkakaroon lang po talaga ng imbalance because of certain factors. And this includes the environment, ideology, and, you know, the changes perhaps even in, you know, in places where they live, culture, and etc. So, tingin ko po kasi ganun siya. Nagkaroon lang po talaga ng tip of the balance. Hindi lang po siya na-maintain. Diba? Kumbaga kaya po yung parang the toxic patriarchal ideology. Ano po siya eh, parang yung that is espoused even by many religious groups, whether here or abroad. Parang ano po siya, it's like, if I am the head of the family, you cannot answer back, you cannot assert, you cannot tell me what to do because I'm the man. Ay, hindi po yun. That's bad. Because kahit nga po sa Bible nakalagay eh, di ba po, when St. Paul was actually talking to the Christians, okay, magpasakop ang mga babae, but he also told the men, you love your wives in the same way that you love Christ. So it means that there should be this, there should be this balance of interaction, this balance of treating each other correctly, na hindi lang yung lalaki lang yung super dominant, and then eventually they become so dominant, natatakpan na yung rights ng babae. It wasn't supposed to be meant that way. Parang yun po yung analysis ko po kasi sa ganun eh. Nagkaroon lang po talaga ng in the long time of, you know, human history, there had been a lot of goings on that happened. Baga po parang ano eh, it's like the history of, you know, the anthropological way or of how we parang how we analyze things anthropologically has gone so far as to that we have to deal with a lot of shifts, not only in the ideology of how men should treat women, but also on how the power balance is like between men and women in society. Ang ganun po kasi siya eh. So basically, the female women in general are underappreciated. Eh. Opo, kasi yes po. Biruin mo, ano, napakaraming wonders na nagagawa ng mga babae. Yes. You know, girls' brains generally mature 2 years earlier than boys. So, ang mga babae, lalo na dito, ano yan, nakikita yung apparent yan sa North America, mas maaga na nagiging independent ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Sila yung out of their parents' house agad once they gain their leg up. Sila? They're out to, they're set to explore the world independently. Maraming mga babae na 16 pa lang, 18 pa lang, they can already support themselves. Samantalang marami naman mga lalaki naghihintay pa hanggang 30 years old na sila, nakatira pa sa garage. sa garage. Yes, ba? Ng mga parents nila na umaasa pa rin sa ano. That's because I think women yearn more of parang mas gusto natin ng ng autonomy dahil sa subconsciously gusto nating makamit agad yung autonomy dahil nga sa society na ginagalawa natin women are treated somewhat
less pay, less everything less. Despite na ang mga babae women earn more 60% of all college degrees in US alone. The two highest IQ scores in recorded history belong to women. To women. Apo. On average, women live 2 to 5 years longer than men. So, in many factors like mababae kasi more rational, hindi risk taker. Ang tolerance to risk ng babae lesser kaysa mga lalaki kasi ano, risk taker yung mga yan eh. Kaya ano, alam mo ba dito? Mas mababa ang binabayaran ng mga babae sa insurance, sa ano to, sa car insurance. Kahit sa ano, lalaki. Life insurance. Oo, mas mababa ang binabayaran ng mga, hindi naman not greatly, but little bit. Kasi that's ano eh, that came from a stat na ang mga babae mas maingat sa sarili nila. They don't take that much risk. Eh sa pagdating sa insurance, ang pinag-uusapan na risk eh. Dahil lang babae ka, nakaano ka na agad, may points ka na kaagad, mas mababa ang risk na tinataya ng insurance company sa'yo dahil lang babae ka. Ganon. So, what we're saying here, I think women deserves more empowerment, more acknowledgement kaysa gawin mo tumahimik ka na lang, wala ka namang alam, hindi naman sa iyo binigay ang ano, ang ano to, ang karunungan. That is really offensive para sa may naalala atin, sis, may naalala ko. Kasi ano, 'di ba dito sa atin sa US or Canada. Ewan ko lang sa Pilipinas ah. Alam mo yung gender gapping pay yung sa mga salary. Halimbawa, nag-apply ako at nag-apply yung isang lalaki. Pareho kami ng ano ng natapos, pareho kami lahat. Pero may tendency na mas malaki yung sasahodin niya kaysa sa akin. Ah, yes po. Opo. Yung naging issue doon, ang sinagot kasi parang sa studies, nagkaroon ng studies about that, bakit ganun, 57% daw ng mga lalaki na nakapag-negotiate ng pay. Unlike sa atin, ba, pag nag-hire tayo, okay na yan. Okay na. May iya ka na magsabi na ito yung gusto kong pay. Which is ako, nakita ko rin yun eh. Less likely to demand raise. Oo. Siya, sabi ko, ang lakas ng yung asawa ko kasi, pag sinabi niya na, boss, ano, increasean mo ko kasi ganito, lumalaki yung ganito, gumaganyan, ganyan. Ang dami niyang masabi. Ako, makikita ko pa lang yung boss ko, hindi ko na, masabi ko na kailan ba, hindi ko na agad siya masabi. So sabi ko, oo nga, no, totoo nga ito, sabi ko na, yun nga, most likely, yun, yung mga babae, nahihiyang mag-ask. Hindi katulad nila, na kain lang i-open up. Kaya yun, nagkaroon ng issue tungkol sa, ayun nga, yung gender gapping pain. Kasi po ano din eh, that was also the issue in Hollywood eh. That's why there had been writer's strike and there have been strikes in Hollywood for the recent months. It's because one of the agenda of the strike of the writers and the actors strike was that because, let's say for example, if I would audition, I'm a lady. Tapos may kasabay ako, lalaki siya. And then we would audition for a particular part in a play or a particular part in a movie or a film. And then somehow, pareho kaming bida. And then natanggap kami pareho. Mas malaki ang pay ni lalaki kaysa sa babae. Even if technically, it should have been the same because
Number one, we auditioned for parts that were main roles in themselves. Number two, we had lots of exposure because, of course, we were playing main parts. Number three, we were hired with similar terms and conditions in the contract. So why would he get a better pay? Just because he's a man. And then I am just a woman. So kumbaga, even in West, yun po makikita natin that even in Western countries, they also have that particular kind of debacle. Why? It's because I think humanity has not transcended towards the idea that, you know, women and men, although, I mean, personally, I don't really think that they should be equal in everything, but that because they are both human beings, that they must be regarded with the rights to attain what they want. Kasi ano po sila eh, for some reason, well, because ang sinasabi po ng mga ibang lawyers as to why there's this gender gap is because, you know, we have more liabilities with the woman if ever we employ him, we employ her, because she has the tendency to give birth and then we have to shell out a lot of money if she's part of our company or if she's part of our business, which should not be true. Hindi po siya dapat ganon. Well, because we have to accept that it's a fact of life that women give birth. So, kumbaga, if you're a company, you need to be prepared for the natural course of life. And you should not, you know, deprive a woman just because she's a woman and she's capable of giving birth to, you know, to become part of the company and have better pay as co-equals with her male colleagues just because she's a woman. Parang gano. And then you have more liabilities in terms of, you know, other stuff medically because she's a woman. Doon po, I think, pumapasok talaga yung disparity. And I think really that should stop. Because, I mean, we are all human beings. We have all the rights to enjoy the freedom that we have, like the enjoy the freedom to buy the things that we want, enjoy the freedom to be employed in whatever company that we want to get employed in. We have all the rights in the world to travel as to wherever we want to, because we're all human beings. I mean, gender or sex should not deprive either. Actually, yan nga na nasabi rin yan sa akin. Meron akong nakausap din before na, o kasi kayo, meron kayong ano period, mag-leave kayo, sick leave, pag may period kayo, or may meron kayong, maraming naasikaso pag nagkasakit yung anak, mostly babae, nag-take ng leave, hindi naman lalaki. Alam mo yung sinagot ko, sandali lang, ang yosi break nyo naman, pag pinagsama nyo sa araw-araw, mas madami pa sa sick leave na nagamit ko. Yun naman. Yes. Sa totoo lang ha. That's so true. So, kung mag-yosi break sila, pagpasok, yosi break na. Makailang yosi break. Bago pa, kapag kinumbine mo lahat yun, mag-leave ako ilang araw lang. O sabihin lang may maternity. Lalo na sis, dito sa Canada, yung yosi break, iba yung ano yun eh, right nila, walang company dito na pwedeng magsabi na hindi ka pwedeng mag-yosi sa in between your work. Yes. Oo. And then you deprive the woman just because she's capable of giving birth. Just because she can be a liability to your company because marami ang gagastos inyo para sa kanya because of her menstruation and her giving birth. Ay, hindi po dapat ngayon. Actually, dito naman sis, pagdating naman sa part ng Canada tsaka US, ay, aywan ko lang sa US ha. Sa amin kasi, pagdating sa, yun nga, pag giving birth, medyo mas maluwag para sa mga companies. Bakit? Kasi easily, makapag-hire sila ng ano, kasi 1 year yung ano namin, maternity leave eh. Hindi ka mukha sa iba 3 months lang, di ba? So, mahirap ka mag-hire ng someone na good for 3 months lang. So, ang kailangan mo, mag-hire ka ng at least a year, di ba? So, dito, madali yun. Yes. Yun nga lang, siguro sa Philippines, ganun na, 3 months, sinong tatanggap sa'yo, 3 months ka lang mag-work, mahirap. Kasi ganyan, pag-progressive country eh. Pag-progressive country, yung hindi masyadong, yung na-stuck sa lumang panahon, ganyan yung tinitingnan talaga nila kung ano talaga yung makakabuti sa society, kaya kaya dito longer ang maternity leave. Apo, kasi meron din ditong paternity leave.
Apo, na apo. kasi para yun sa ano eh, para yun sa mga higher paying, kasi may mga household na mas malaki kita ng babae. So pag siya ang naka maternity leave, mas lesser ang household income. Pero pag apo. ang nag leave or nag ano sila, no, partly nag paternity leave, yung babae ang kikita ng ano na kumikita ng higher, makakapag-bring ng more income sa household. Ang responsibility ng child rearing matatransfer naman sa lalaki, which is I think progressive, kasi marami sa society hanggang ngayon ang tingin nila sa child rearing and ano yung mga pagpapalaki ng anak nakakabit pa rin sa babae all the time, which is which is not fair, kasi it takes two to tango, kayo naman dalawang gumawa niyan, 'di ba? So at saka parang ano eh na-emasculate yung mga lalaking ng mga anak. Which is ano, hindi progressive 'yon. Dapat 'yon kung yung babae marunong mag-change ng diaper, aba dapat yung mga tatay dapat alam opo. Nila. Maalam nila dapat magtimpla ng gatas, alam magpatulog, yes, magpadighay, ganyan. Opo. O sila kasi, naman tatayo sa gabi. Hindi puro sa ita, may sa gabi. Alam mo, dapat salitan. O ako kanina, ikaw naman tumayo ngayon, umiiyak si baby. Dapat, diba? Opo. Kasi both of your parents, you're not, kumbaga you don't put all of the responsibility on the mother, because the mother, I mean, if she's overworked, how can she take care of the child? Eh, you're the father. It's also your responsibility to do that. Dito naman po kasi sa Philippines, parang ano siya eh, we don't really have like so much of the gender gap for in terms of pay. Perhaps there would be industries, but in general, hindi po siya ganun. Ang mostly po kasi sa atin, well, maybe because this is a developing country, we have more of the ano lang po eh, like in terms of maternity leave, kumbaga, they had been lobbying for an extension of the maternity leave that instead of, I think, 3 months lang, gawin 6 months para at least full yung recovery po ng nanay. So I don't know, hindi ko lang po alam if it has already been approved or if there are other still issues surrounding that. At saka they're also trying to make the most out of paternity leaves as well. Kasi po parang for parang many of our senators and congressmen, parang ay, kasi di ba naman po ang Pilipinas, as we all know, it's always like looking towards the West eh. Like even our constitution is basically like patterned after the US and something of that sort thereabouts. So kumbaga po parang we want to employ as well, you know, certain privileges perhaps in terms of the law for our citizenry. Kaya lang po, the problem is, well, we know in the Philippines, it's always graft and corruption, and how receptive are the people concerning that? And number three, it's more about, you know, it's like, ang galing po kasi ng Pilipino, it's like to flout the law. Parang, okay, if these are the provisions in the law, parang there are unscrupulous individuals who would actually think of how do I, like, you know, try to go around it so that parang I would flout it. I would not follow exactly the law to the letter. So kaya nga po parang nagkakakontuloy pa rin ng iba pang mga issues. Kumbaga na ano na yung batas, okay na si batas and everything else. Tapos biglang magkakaroon pa ulit ng problema. Well, because hindi na-address yung ganitong problem, gagawa na naman ng batas in conjunction with this existing law. So, ganun po yung nangyayari. So, nagiging magulo po tuloy. But I'm just positive that in the Philippines, well, I think, you know, they're doing something about it. Especially for jobs na, ano, na sometimes, ano lang, hindi siya
permanente and stuff like that. Kasi we also have problems with the non-permanence of jobs. Yung, I forgot that term. Yung parang every 6 months ulit tapos alis na sila sa trabaho. Endo? The endo? Contractual? Contractual? Opo, like contractual. That. Opo, so the endo law. So parang, doon pa lang nga eh, parang we already have problems with the endo law. So, kumbaga, nasustall po tuloy yung mga laws that concern, you know, the welfare of women and concern the welfare of women workers. Kasi, ang daming problema din sa Pilipinas. Parang, ano eh, parang mushroom siya. Kumbaga, hindi mo alam po tuloy kung alin nasisimulan yung problema. Because I think it's due to the nature of how our government is like. So, yun po eh. Ang laking problema po din talaga dito in the Philippines. So, yun po. So, let's move to one of our main topics. Sino dito ang nakarinig na about purity culture? Na nadidiscuss to kasi ano eh, yeah. This is it affects women more than men. I think it's also tied po kasi to toxic masculinity. It's like this is a kind of mentality or it's a kind of mindset that is heaped onto women that you need to be entirely spotless. Like you need to be entirely prim, proper. I mean, you need to act in a certain way. You need to carry yourself in a certain way. The Maria Clara complex. Yung mga standard na yan ay sinet yan hindi na mga babae na what you're supposed to act, say and dress, dinictate lahat yan ng mga lalaki. So, doon pa lang. Sa purity, yun nga, purity complex, ang inaano niya talaga yung parang yung sa abstinence ng sex. Oo, kasama nga yun. Purity culture includes restriction on women. Women lang to eh. Kung mostly. Oy, pero may nagsabi restriction number one, sexual abstinence, although it takes two to tango kung bakit naman laging nasa babae. Sexual abstinence, the modesty, and guilt shaming, yeah, pagka pag napapag-usapan nga yung victim blaming with sexual abuse, rape, ganyan. It really promotes rape culture. Ganon. Mm-hmm. And purity culture basically nag-stem yan sa puting nasa sexuality niya. Ganito. Parang ganito. Yung I don't know kung meron ng nagturo sa inyo na or merong ganito sa MCGI, no? Pero example ko dun sa religion ng Mormonism. So yung sa Mormons in young age kasi ano eh encourage din sa kanila na ano eh marriage in young age. Pero bago yon meron silang tinatawag na ano purity ball, purity ring. So bago yon tinuturuan sila ng elder nila na mga bata ano parang nasa classroom. Mm-hmm. Yung tagapagturo, yung teacher, sabihin natin worker nila, ganun. Mm-hmm. Papasok. May dala-dalang cupcake. De, makikita ng mga bata, wow, cupcake. Sarap. Tapos sasabihin ng teacher, sinong may gusto ng cupcake?
Eh di yung mga bata, syempre, me, me, me! O, di ba? Ngayon, ang gagawin ng worker, didilaan niya yung icing, yung frosting. Oh, tapos sasabihin niya, oh ngayon, sino nang may gusto? At ang reaction ng mga bata, tapos sasabihin ng worker, so nobody wants a lick cupcake, hey? So listen, this cupcake is your purity, sabi. If you let anyone to lick your frosting, nobody will want you. Yun toxic yun eh. Yung aral na yun. That is very toxic. Nobody will want madagdag you. Madagdag wala ko. Yung tungkol sa purity ball, na meron sila pang ano ginagawa na parang nakaputi yung mga bata, naka-wedding gown. Parang may wedding sila, gown. Naka-wedding gown. May ritual sila na yun nga, magbabaw sila ng sexual chastity sa in front of their dad. Sa harapan ng dad nila, nandun nagpa-participate. Na ito, hindi magbibig will remain virgin. Ang, oo, ang ano nun, ang how it works is they will make the kids to promise that they will remain pure and chaste. And they belong to their fathers until their fathers hand them over to their husband. At ang decision ng dad. At ito ay ano, ginagawa nila 12 years old. It's like preteen. Like as early as 9. So yun, part na lahat yan ng ano eh, ng purity culture eh. So, mabalik tayo dun sa cupcake analogy. Bakit ano yun? Toxic yun? Kasi, una-una, hindi dapat ino-objectify ang you're not a cupcake. You're a woman. You're a female. You're not a cupcake. Hindi mo dapat yun hinahalin tulad sa ano, sa ganun. Kasi, biruin mo, halimbawa doon sa grupo ng mga bata na yon, may isang bata doon na hindi mo alam victim pala ng child abuse or rape. Oh, ngayon ginawa mo yon, tinuro mo yon. May isip ng bata, "Oh, I'm a lick cupcake na. Nobody will want me." 'Di ba ganun ang tinuro mo doon? Ganun ang naging ano, syempre tatahimik lang yung bata, hindi mo alam, yun ang naituro mo sa kanya. Hindi, so doon pa lang may damage, you've done damage doon pa lang sa ano, damage sa, oh, trauma na yun, yung ganun sa isang curious mind. Sa isang may mga ano na eh, may mga bata na kasi na ano, mature na mag-isip, lalo na yung ano, yung maagang na taken away innocence, mas nagmamature, actually mas nagmamature silang mas mabilis eh, yung mga ganyan. Ano, parang na-devalue yung isang tao. Oo. Oh, na-devalue niya yung sarili niya. Magiging maano niya yun, makikerry niya yun sa pagtanda niya, sa habang lumalaki siya. So, ano, makikita natin, yung purity, meron kasing pag-aaral din eh, na ongoing pa rin, kaya hindi pa tayo makalabas ng hard stats tungkol sa purity culture. Ano bang impact niya sa ano, sa society, kung meron yan o wala, anong mas makakabuti. Of course may benefits yan, like any other discipline. Merong mga benefits, but na natin yung long lasting impact. 'Di ba? Yung yung or kung anong magiging impact niya as a society in general. Ganon. I think dapat yung purity culture iniiwan na yan eh.
na maging progressive tayo eh. Na wag nating i-devalue actually, or yung ano rin eh, yung kasi nilalagyan ng label, halimbawa, yung napapag-usapan na rin lang yun tungkol sa topic. Sa, yung mga single mom, di ba? Comparing mo yung sa dalaga. Pag ikaw, single mom na, or nagka-experience ka na, comparing sa, ba, yung lalaki, nagkagusto, o isa, hindi man lang nabigyan ng chance na, o ito kaya nangyari sa kanya, maybe na-rape siya, or, syempre, or nalinlang din, hindi niya naman ginawang mag-isa yung anak. Alam mo yun? Kaya sinasabi ko, it takes two to tango. So, kung may nakita kang single mom, bakit ang pintas mo, nandun ka agad sa single mom? Di ba dapat isipin mo muna na merong lalaki na hindi na nagot? Di ba? Na ito ay maaring nalinlang na nagpadala sa kanyang emotion, kaya ano, binigay niya lahat. Na nagsuffer siya sa consequences noon. Pero isipin mo, ang nagsuffer ng consequences yung babae. Dapat ang ano, mas malaki ang sisi mo dun sa ano, hindi nagsuffer sa consequence. Yung tumakbo. Yung nandun lang, natigaw, di ba? Oo. Dapat wag ganun na ang sisi natin agad dun sa victim. Yung mga single mom, ano eh, na-taken advantage yung mga yan eh. Yung isipin natin, na-take advantage sila. Kaya or, ano, huwag sa kanila ang ano. Na hindi lang, halimbawa, sabihin na, syempre sa pananamit, di ba? Tingin mo nagpakita ng motibo kasi ganito manamit ang isang babae. Hindi porket na namit ng medyo maiksi or medyo mababa yung ano, neckline, hindi para sa inyo yun. Hindi lagi para sa lalaki. Kaya ganito mga sinasabi ko eh. Sabihin na natin na para dun yun. Bawa, nagsuot ako ng maiksing ano, short. Dahil ang gusto ko, may ma-impress akong lalaki. But not necessarily every man. Not necessarily ikaw. Ganon. At, so halimbawa, ano, meron akong pinopormahang lalaki, nagdamit ako, medyo revealing para mapansin ako. Nakuha ko yung attention, ano, na ano sa akin, na nagandaan sa akin, na-impress, ganyan. Tapos, ang nangyari, yung lalaki na gusto ko na pinansin ako, tapos nag-progress yung interaction into something. Sabihin na natin na gusto na akong hawakan ng lalaki, na nakuha ko yung attention niya, di nice, di ba? Ano, hinawakan niya ako. Tapos nung paghawak niya sa akin, na-realize ko, ay, hindi ko pala gusto, na creepy pala to yung ganito. Alam nyo mga lalaki, ang babae, may right sila na mag-withdraw o tumanggi at anytime. So, kahit na sa mag-asawa, di ba, nagdambingan kayo, ganyan. Tapos, nung gusto nyo nang magtalik, eh nag-withdraw siya, sabi ng asawang babae, you know what, hindi ako, I'm not in the mood. Ano, bilang lalaki, you respect that, dahil ang babae can withdraw at any time. Na kahit na ang babae nag-initiate, nag-suggest interaction, pag sinabi nilang stop, you better stop. Put that back in your pants. Ganon. Huwag niyong sabihin na ikaw nagsimula niyan eh, ba't di mo titapusin? Di ba? Ganon ang ano? Di ba? Ganon ang usual reaction? Ah. Yung ano ka, ganun ang, kasi ang sa mga lalaki kasi, may isa mga lalaki kasi,
pag na-turn on sila, ang hirap nung ma-turn off. Hindi ka mukha sa babae na parang switch. Pag tinurn on mo, pero alam mo, naano yan eh, nasa education lang yan eh. Kaya lang nagkakaganyan sila kasi nga hindi sila educated. Hindi sila hindi, wala sa ano, walang nagtuturo sa kanila. They are in full control. You are in full control, mga lalaki. Believe it or not, you are in full control. Kaya pag sinabi ng babae na nag-withdraw siya, umatras siya sa sexual advantage, you better back off. Kasi kung i-insist mo yan, it's on you pa rin. Dapat ganyan ang ano eh, ang empowerment sa mga babae. We should have the power to correct. To withdraw, to back a bit, and with no guilt and shame. Ganon. Hindi yung sabihin mo, wag kang sisihin kung na taken advantage ka dahil ikaw ang simula niya. Hindi ganon. Kayo mga lalaki, you are in full control of yourself. I-drill niyo yan sa utak niyo. Hindi kayo mga hayop na ravenous wolves. Kumbaga. Meron kayo na huwag niyo, kasi yun lang ang society na society lang na nagdikta dyan sa mga lalaki na na siya, wala silang katawan ating katawan. So, dapat may karapatan din tayo magsalita pag talagang ayaw natin. Hindi porket na na-turn on ka na, tuloy-tuloy na. Diba? Tama. Hindi lang sa decision. Opo. Kaya kaya yung modesty, we're past that point na kasalanan ng babae kasi nag-reveal ng body parts. We're past that. Sabihin na natin na yun talaga ang intention niya, no? Which oftentimes hindi, okay? Pero sabihin na natin na yun ang intention niya to gain attention. Pero on the way na nag-sexual advances, yung lalaki, i-acknowledge ninyo na anytime na may karapatang umatras ang mga babae and they should not be guilt or shame. Opo. Ano po? Kasi I would like to react on the tendencies of man actually to assert their own advances, their own sexual advances. Actually po kasi in Christian tradition, there is always a misconception between what we think as masculinity and or patriarchy in which the man always wants to do things or always wants that the woman does things for him for his own pleasure. Actually, that is not masculinity. That is not even patriarchal in nature. That is actually effeminacy. Kasi, ang effeminacy po kasi, according to Thomas Aquinas, effeminacy is actually something in which it's a vice, in which the person does things always for his own pleasure, his or her own pleasure. Now, this is not only for men, but also works for women. That's why, according to St. Thomas Aquinas in his Summa Theologica, effeminacy is caused in two ways. On one way, by custom, for where a man is accustomed to enjoy pleasures, it is more difficult for him to endure the lack of them. So parang pag nasanay siya that the women are just doing what he wants, especially if it's sexual in nature, nasanay siya, now he now tends to look for that, and enduring the lack thereof of such telling himself or his lower passions to say no to such tendencies to seek for pleasure is now being taken away from him. On another way, by natural disposition,
because to wit, his mind is less persevering. Therefore, an effeminate man or even an effeminate woman, we have to know that effeminacy in scholastic philosophy does not mean na bading ka or something like that. It is more on the predilection towards pleasure. It's always the predilection towards what you feel is good for yourself. Now, if that would be the case, you cannot ward yourself off that looking for the pleasure for yourself. That is actually a vice against the virtue of perseverance. So, kumbaga po, in that case, malalaman po natin if we would talk about St. Thomas Aquinas. And therefore, kumbaga, nagiging ganon ang lalaki, it's because, or babae, in at some point, we're talking actually of two sexes here, not only for men, but also for women. Because we, as we all know, our world has gone to such a lowest or a lower point wherein men and women both have a predilection, both have tendencies towards these kinds of vices. So kumbaga po parang if you, in general, if you constantly have this tendency or this want or desire, or if your will cannot actually accommodate virtue or cannot accommodate the idea that I have to keep myself from doing this because it is a, you know, it is something against perseverance, it's something against charity. The tendency for that is for you to apply it to your object of torment. In this case, as what we're talking about, man or men in their treatment of women. Because eventually, men have begun to see women as sort of objects for just merely pleasure. Now, if men stop thinking about that or stop trying to become like that, then of course, if they tend to low, you know, to strip their lower passions or to keep them at bay for most of the time, to suppress them in a way, because hindi mo din man dapat laging, you know, sex ang iisipin or pleasure ang iisipin. You also have to think of what should fill your intellect, of what should fill your will. So kaya nga po, kagaya po ng sinabi po ni Ate Petch kanina, tama po yun, education. You have to educate yourself into how do I actually communicate or how do I actually treat women? If I'm a man, how do I actually treat women? In what way should be the more rightful thing of treating women? Now, kumbaga po, we have to also keep in mind that since as people, as human beings, we have the tendency towards the lower passions, the concupiscence na tinatawag po, concupiscence, which is the tendency for desire, the tendency for or obsession towards pleasure. Now, kung yun lagi po yung, kumbaga, yung kailangan iisipin, then, of course, I mean, if we're talking about men here, men, since they're more prone to that, they would eventually, you know, seek for that all the time, which is actually wrong. That's why nga po, on my end, if I would talk about, you know, Christian tradition po talaga, not MCGI Mormon tradition in which, you know, if you shove down your throat na, okay, this is purity, this is ganito. But what is the reason behind that? What is the reason behind, why is it that we have to keep our bodies safe from just thinking about pleasure all the time? What does it mean to do that? Kumbaga, dun po papasok yung reasoning factor po dun eh. Which has become somehow, I think, lost in our civilization today because of so many influences that prod our men to become more effeminate. Effeminate, then again, to think more in the ideals of too much pleasure. Tingin ko po kasi ganun. Gusto ko lang i-point out din na there's nothing wrong of waiting for your marriage before giving up yourself. There's nothing wrong with that. If that's what you want, to wait until marriage, more power to you. More power. Hindi tayo nagpo-promote dito anong tawag nila doon? We're not promoting na maging
nasirain ng mga babae kung yun ang kanilang virtue, kung yun ang gusto nilang gawin, it's perfectly all right. It's fine. Ang gusto lang nating ang message na gusto nating itawid is don't judge or or devalue the women who does differently. Hindi dahil ang babae ay nagkaroon ng karanasan, single mother or may nagkaroon ng karanasan. Oh yes po. It condemned sila that they're bad people, parang ganon. Hindi naman po dapat. Nawala yata si speech. Ay, nawala po. Which is totoo naman po. Kasi, ano eh, I mean, okay, as a Catholic, we have had histories of, like, ladies or women who were sinful, but they became saints. Naging mga santa sila, kahit napatutot sila. They were prostitutes at one point in their life. But, you know, parang kahit napatutot sila, kahit sila'y nagganon, kahit sila'y, you know, they were involved with different men. But, you know, they came to a point wherein, you know, God drew them towards himself. And then, they began to live a holy life. Kumbaga po parang ano po eh, it's not the point of condemning these kinds of people eh. Kasi po, everybody has their own journey in life. Tama. Na, kumbaga, o single mother siya, nagkamali siya ng ganun, would the society ostracize them just because they've gone through that particular... Alam mo kung ako ang gobyerno, sis? Kung ako ang gobyerno, sis? Magano ako ng social support opo, para sa mga single mother. Mm-hmm. Magkaroon dapat ng dito, ano. Oo, meron sa dito, di ba? Oo, meron silang libreng access to education, college degrees, education, preference na mas ma-hired kung sila ay single women, single mothers. Mm-hmm. Dapat ganun eh. Opo. Kasi sila yung unang nag-suffer ng consequences na ginawa ng dalawang tao. At saka po kasi din, ano eh, as what I've mentioned, these people, we don't know their lives eh. We don't know what they've been through. Bakit naging ganun sila? Let's say, for example, in certain red light districts, I mean, they become prostitutes or something like that. I mean, it's easy for people to tell them, to condemn them just as they are. But if you hear their stories, ano eh, I mean, it's something that you wouldn't even imagine yourself being at. I mean, because they have to do that because of certain things that happen in their lives. That's why they have to become like that. So hindi po kasi natin alam eh. Kaya po, parang condemning these people, it's actually no use to tell them that you will go to hell just because na ikaw kasi naging ganito. O like, for example, MCGI context. Nag-boyfriend. Ang dalawang ditapak. Nag-boyfriend sila. Sususpindihin. You'll go to hell. Ititiwalag dahil di nagpaalam sa pangangasiwa. That's unfair. Or sis, meron ako sis na narinig na MCGI sa babae parang nagkaasawa na siya before, so hindi nag-workout, maraming nangyari, hindi talaga sila nag-workout, tinanggap na iglesia na talaga, kumbaga dalaga na siya, considered as dalaga kasi wala na yung asawa niya. Ngayon nagpaalam siya mag-asawa ulit, hindi siya pinayagan. Ngayon may isang lalaki na nagkahiwalay ng asawa nila, ang lalaki ah, kahiwalay siya ng asawa niya, na maraming nangyari, ganun-ganun, so second wife niya na yon. Kahiwalay pa ulit. Third wife, nagpaalam, pinayagan pa din. Bakit ganon? Anong difference nun? Anong preference? Kumbaga parang, why is there always this preferential option for the man to do whatever he wants? I mean, in the context of the MCGI, ah. Why is there always a preferential option for the man to do whatever he wants? But the girl or the women do not have that same option. But in fact, if you would see and weigh
their own reasons, it might be of similar value. It might be of similar weight. But why is it there's a preferential option for the man, but the women stay in the gutters? Why is it like that? Kasi nga po, yun po yung twisted mindset po ng high control groups like the MCGI, the FLDS, that they put prime importance for the man. Well, basically because sila ay lalaki. Sila ay puno ng sangbahayan. Ang mga babae ay sumunod lamang, magsitahimik. Which actually, that's not Christian teaching. Misinterpretation yung ginagawa nila. Ano yun? Teaching ng na mga naniniwala kay Paul. Pero ano eh, walang ganyan na turo si ano. Ang turo. Tingnan mo yung ano, yung cry. Accepting sa akin eh. Eh Mary Magdalene. Di ba? Actually po kasi if you kasi po parang with St. Paul po kasi, ano po kasi ang kanyang epistles is actually number one, dealing with problems in Corinth. And number two, how do I actually talk about the Christian perspective of marriage and women and men, which has got to a certain point, the blurred yung aspect po na yon sa Corinth itself. Because Corinth is a hodgepodge of different cultures. So basically po, pagtitingnan po natin ang epistle of the Corinthians or to the Corinthians, it has a different take because culture and tradition is heavily involved in the way on how St. Paul addresses the issues in Corinth. So kumbaga actually nga po on my end, if I would read that portion about men, women, pasakop, and everything else, ano siya eh, hindi siya ganun kakumpleto in the way on how Paul should put it. Kasi nga po, these are letters. Let's just say Paul was teaching on a cultural context. According to the culture of that time at that society. Opo. It's very it's very anthropological eh. So kaya po, when you analyze Corinthians, you also have to analyze certain aspects as to why Paul had to say all of these kinds of things. Kaya nga po, very delicate, para sa akin po ha, very delicate po ang exegesis ng Paulinian epistles. Kasi po, contextual si Paul eh. Ang pagsasalita po niya sa mga epistles po niya is always based on addressing issues on with a particular church in a particular place, in a particular milieu that is different from the other churches that he writes to. Kaya po mahirap ang Paulinian epistles to understand, not really understand, but to actually gauge. Yung parang i-trace na ito, babasahin ko to, na parang when you read it, yan ang ibig sabihin. No. Because St. Paul talks in a very contextual way. And because of that, it's so difficult to just read it and skim and scan the whole line of epistles he has. Kasi po yun nga po yun. He's dealing with both Gentiles who have a different sociological, anthropological context and understanding of themselves, and the Jews who have also a different sociological and anthropological context of themselves and how they view themselves as a people. So pati po yun, kailangan pong tingnan. Kaya po, mali po ang karamihan na pag nag-interpret po ng Bible, sinabi ni San Pablo ganito. No, it's not really like that. What is the context of it in accordance to the time frame, to the culture, to do these people interact with other cultures as well? So may mga ganun po kasi siyang aspect. Kaya mahirap po siya talaga unless you are really formed in a particular Paulinian exegetical understanding of his epistles, mawawala po talaga kayo. It's so tricky. Medyo tricky po si Paul basahin. Yun po kasi siya. Kaya mali po talaga yung ibang mga pastor like Eli Soriano, babasahin na, sinabi ni San Pablo ganito, pero yun ba talaga ibig niya sabihin?
Di po ba? So, yun po talaga siya. Yun po talaga yung ano niya, nature niya. Pero nalabawa naman siya sa perspective naman ng mga modern women naman. Kasi syempre kami halimbawa sa amin, na-expose na kami sa ganito. Kumbaga iba na yung pananaw mm-hmm. din namin in regards to ano, sa again, sexuality or even premarital sex, di ba? May kanya-kanya. Mm-hmm. Nag-iba na yung opinion din namin. Una siguro sa lugar. Yes po. Yes po. Agree po ako doon. Meron kasi tayong realization ano, unsatisfied na ano yung pagkakamali ng babae sabihin na natin nagkamali siya no naging decisions niya sa relationship hindi yun ng ano eh nakita natin dito hindi yung reflection ng pagiging mabuting tao o masama ng babae marami kasi ng ano eh mga babae na sabihin na natin na malapit kumbaga yung sociable masyado sa lalaki pa rin sila mahanda pa rin silang tumulong pagka ano pag nilapitan mo so it doesn't reflect their character or their personality it's just one part of their being mm-hmm. yung kanilang sexuality yes. it's not everything dun sa person na yon para sabihin mo na ano masamang babae o maruming babae yung mga ganon yun ang na-realize natin eh nung na-expose tayo sa ano sa isang society na bukas ang ano with open mind na nagpo-progress mm-hmm. ganon mm-hmm. At saka din po kasi ano yan eh certain societies have already adopted certain ideologies. So basically po kasi ano yan eh, it's part of a society to believe or to collectively believe in particular ideologies because it is necessary. Parang ganun din po kasi siya eh. It is necessary because there are things that happen in a particular society that necessitates these particular ideas to be executed or to be applied. Yun po kasi din siya. So parang, let's say for example, if we complain, let's say if I am a traditional Catholic, I complain, the West is getting more sinful or the West is getting more ganito. Well, kasi on how I see it, well, kasi Western society has become very secular and Western society has become more inclined towards addressing different people with different mindsets. So, kumbaga po, when we talk about religion, therefore, or a more religious approach to, let's say, for example, sexuality, it's a little bit difficult to really, you know, push for it. If, let's say, I'm a Christian or something, it's really difficult a bit to push for it unless, for example, they somehow get the hang of it and then they believe it. So, kasi po, but it's also good that there are different ideologies that are being discussed, especially when we talk about women empowerment, women sexuality, or the role of women in society. It's because we end up understanding where women actually come from, where people actually come from, what are the different experiences that women have to go through. That's why they end up thinking and they end up thinking of these kinds of ideas and as a consequence they end up asserting themselves even more. So yeah, parang it's more of like we discuss different ideas and even if people might not agree in everything, well at least the main point that we should basically address is that women have the right to live independently and women have the right to become who they are as a person. Or they have the right to express kung ano yes. talaga yung gusto nila. Mm-hmm. Just like
siya sa lahat ng bagay. Ultimo, let's say, mm-hmm. Let's say sa sex, ang decision lagi nasa guys. Diba? So, para sa, nung nasa MCGI, medyo napipigilan. May hindi natin ma-express yung sa atin. Yes, well. Pero now, dapat, as body nga natin to, we have the right to express as well. Yun ang nakikita ko sa mga, ano, siguro, gaya nga na sinabi ni si Spech na, sa babae kasi, na, sa amin na, dito sa side ng, part of the side of the world, medyo mas iba kami. Iba yung tingin namin. Iba rin kami mag-express. So, yun ang nakikita ko, maybe the near future, maging katulad din. Pero dito kasi, mas open. Equal rights. Aga, dito ko nakita lahat na, oh, kung may karapatan siyang ganito, ito rin, karapatan ko rin to, ito yung gusto mo, right? Mm-hmm. Okay, gusto ko to. Or kung magpunta kami sa isang gantong lugar, okay, equal lang. Or kung ito yung gusto ko, ito yung gawin mo sa akin. So, lahat equal, di ba? So, which is, nung nasa Philippines ako, siguro dahil younger din, mahirap kasi nga gawa siya pinunturo. It's cultural. Very cultural. Culture. Yeah. In nature. Yun, mahirap, di ba? Pero, sa akin, hindi ayoko sabihing enjoyment, pero mas naging masaya ka, ma-express mo yung sarili mo. Opo. And basically po kasi Asians as a whole, collectively, Asians are really conservative people. Kasi po parang mas grabe po sa ano, sa Japan. If you go to Japan, it is always a must that women should go out in skirts. And women should always have skirts. Tapos, sa ilalim, kailangan naka-legging sila. Well, because it's cultural. It's part of their culture to be like that. There is a certain kind of expression that is only to be used by women. And men are expected to use certain verbal expressions as well that are different from women. Or else, you will be branded as what? Androgynous or nagpapakababa ka or something like that. And it's kind of like frowned upon in a way. So basically nga po, the Asian culture as a whole is more conservative. Kasi po sa West, it's a melting pot po kasi of different ideas, different belief systems. Kumbaga, if you are progressive, you're most likely a liberal. And if you're a liberal, you explore different ideas that are served in front of you. And then it's very modernistic and postmodernistic. You take those ideas and you develop it and you make them progress into something else. So parang ano po kasi siya? Well, technically, it's still anthropological. So kumbaga, yun nga po yun. So kumbaga, if we would go back to reading the Bible, we cannot really say, therefore, if this is the case, kumbaga, I'm building it po from this case, from this situation. Therefore, if that would be the case or that would be the issue, you know, reading the Bible eventually becomes more of an analytical procedure. Hindi na siya parang, you read it, and then when you read it, kung anong nakalagay, yun na yun, yun ang susundin mo. Because in an anthropological scale or an anthropological approach, you have to cater also to the different ways, different traditions, different cultures, and different beliefs of humanity. So, parang ganun din po siya, yung kalalabasan. This unsatisfied. Ano ba yung, ano, yung next topic natin kung after ng purity culture? Gusto ko lang mag-iwan ng ano no ng pag-iisipan lang sa audience no, tungkol sa purity culture na kung ganyan man ang practice sa mga religion ninyo if you are feeling devalued or feeling objectified I suggest you find another religion. Apo. You find another religion. I agree. But it's your choice. Sabi ko nga, kung if you wanna wait till marriage, there's nothing wrong with that. But don't judge people who does otherwise. Ganun. Correct. Ngayon, let's move on to pagsalita natin yung iba.
Sis, ano? Sis, wait lang po. Kasi may mga nagsasuggest kasi na ano? Gusto daw nilang marinig yung mga experiences natin sa MCBI or concerning sa faith. Yung ganun. Mga feedback in regard sa MCGI. So, as women. Yun, kung gusto nyo isingit yun. At ako agree ako sa kung sinong gustong magsalita para iba din. Pagsalitain natin yung iba, talakayin natin yung how we can take care of ourselves as women, religious or otherwise. Ganon. Pwede natin i-touch yung what we did wrong before na ginagawa na natin ngayon. At kung, sige, pwedeng, ano, i-share nila yung mga experiences nila. Mag-raise hand lang kayo, then, ano, tawagin natin kayo accordingly. Tsaka pwede magtanong yung mga guys. Alam niyo, pwede sila magtanong sa, kung gusto nila, sa Facebook na lang. Ay, hindi, sa YouTube na lang. Dalawa lang yung device ko eh. Nahirapan ako mag-monitor. Sige, okay. Facebook at umpisa, ikaw na mag-umpisa, ano? Hindi. Pag-umpisahan natin si Micaela. Kasi yun, wala na pala siya. Sige, kasi nakikita ko siya, ano eh, mukhang happy na eh sa kanyang buhay. So, she looks like she's taking care of herself na eh. Mm-hmm. Tanoyin natin yung iba na ano, na happy na. O, yeah, sige. Kung gusto lang naman, ano. Wala pinitan. Kung wala pa na, ikaw na muna, umpisahan mo. How do you take care of yourself? Dati kasi sa MCGI, syempre, use na tayo sa itatali mo lang yung buhok mo. Lalo na yung sa time natin, na sa amin kasi before, pag nakalugay ang buhok, lalo pupunta ka sa lokal, masama yun. Kailangan itali mo. Lately kasi may nakita na ako sa lokal, nakalugay yung buhok. Kaya may isip mataas yung kilay ko. Kasi tinuruan before na kailangan pag may pagsamba, may pag, kahit gawain, nakatali, nakapusod ang buhok. So pupunta ka, of course, mahaba yung damit mo. Yung typical na ditapak girls, di ba, nakapalda ka. Hindi pa nga, before, hindi pwede talaga yung pantalon. Na ngayon, nakikita ko na pwede na rin. Slacks, yeah. Pero, kahit na slacks nga eh, pagka yun ang uniform mo, magdadala ka pa rin ng, ng palda para magpalit ka. At pag dumating, umaten ka ng pagkakatipon, lagi nakapalda. Before. Yun. Tapos, syempre, enough na sa akin yung siguro magpupulbo lang or moisturizer. Napakadali lang ng routine kasi nga sa isip ko, sino ang pinagpapagandahan ko? Diba kasi nga accepted na ako as easy siguro sa pagkagawa ko na lang yung titignan ng Diyos. So I will say, yeah, hindi ko nai-enjoy yung talagang as a babae. Ano ba yung enjoyment na hinahanap mo as babae? Una, ngayon nung nakalabas na ako, nakapunta na ako sa nail salon. Nakapagpalagay na ako na extension. Masarap pala yung feelings na makapagpa-extend na ako. Diba? Yung maliit na bagay, pero as a babae, nagbibigay ng comfort sa'yo. Pangalawa, gives ngayon, you confidence. Correct. Yung routine, nagpalit din ako ng routine kasi marami na akong time. Hindi katulad dati, nag-spend ako ng 8 hours, 5 hours sa gawain. Lagi ako nagmamadali. Ngayon, nagkaroon ako ng time to take care of myself. Like, makagawa ako ng routine sa umaga, mag-start ako maglagay ng toner. Yung mga ganun, may mga serum na ako nalalagay sa mukha ko. Lahat, nausunod ko na yung ganun pattern kasi meron na nga akong time. Masaya ako kasi syempre napapamper ko yung sarili ko. Tapos may mga lugar na before na hindi ko napupuntahan na ngayon nai-enjoy ko na kasi una nga ayoko makita sa akin na kapatid o ba't nandiyan ka ganun-ganun. Ngayon nung nakalabas ako, mas naging kampante ako pumunta. Wala na akong tinatago sa sarili ko. Na yun, ganun. Tapos yun pa, syempre ko mga madami na akong time na mas nagkaroon ako ng time sa mga anak ko. May mga bagay na before, syempre maraming pinapaniwalaan natin walang ganito, walang mga Christmas, walang Valentine's, or walang kahit ano, di ba? Which is pag may activity sa school ng mga anak ko, syempre dahil ako yung babae, ako yung nasunod. So, although yung asawa ko hindi siya kapatid,
Pero oh, nagsabi na, oh, bawal yan, wag yan, ayoko yan, ganun, ganun. To that point na nagtatanong na yung mga anak ko na bakit kasi yung mga klase ko pwede may ganito, uuwi siya, may mga candies siya, ganyan, ganyan, o pwede i-celebrate ng ganito. So yun, yung anak mo ba, yung mga anak mo ba, alam nila yung na-expose sa face painting? Oo. Ay, hindi. Ito pa pala sa school. Hindi pa school. KNC sila. No. Hmm. KNC sila. Siyempre, alam ko naman na bawal magpa-paint. Diba? Nag-ibigay na ako na instruction sa teacher na pagka may ganon, tatanungin niyo ako. Kasi kahit nga, di ba, kudlitan. Ganon, kudlitan. Pero, no. Tingin mo, naiisip ba nung bata na yung noon, face painting is fun? Yes. Oo, siyempre, tinatanong ako. Naisip mo ba na yung pagka left out nung mga bata na si, do sa class nila sila hindi pwede or not allowed or they feel guilty to when they're participating, like what I said, pagka umuwi siya sila sa bahay, ma'am bakit may ganun, kasi syempre di ba nasa Western country tayo, exposed na exposed sila sa ganun, yung mga belief, mga activities sa school, bakit sila pwedeng mag face painting, bakit sila uuwi, merong naka-costume ng may Christmas, ganyan-ganyan, big deal yun eh, or yung Halloween. So, sila, parang nasa-segregate sila sa iba. So, yung iba magsasaya, sila nasa isang sulok kasi yun ang choice ng parent mo. Which is actually, isang parent lang, which is ako, kasi hindi naman yun ang choice ng asawa ko, di ba? So, like, nung umalis na ako, at sinabi ko sa kanila nung, kasi November lang ako nag-out eh, okay, this year, kahit hindi ako naniwala, di ba, open ko naman sinabi na maglalagay tayo ng Christmas tree, we'll decorate, and you're gonna do whatever yung ginagawa niyo sa school na hindi niyo nagagawa. Alam mo, nakita ko yung saya nila sa mukha. Believe me, sabi ko na deprive ko yung anak ko ng gano'ng katagal. Which is, I'm glad meron pa ako isang maliit, hindi pa siya aware sa gano'n. Ngayon, may enjoy ko. Although hindi ako naniniwala, syempre, kahit pa paano nakatanim pa rin sa akin yung aral na, oh, hindi naman totoo, or sa mga discussion or whatever. Pero yun sa akin, sa community, social life ng mga bata, maging involved sila sa ganun at masaya naman sila. Kasi nagiging part sila ng class talaga eh. Kung ito pwede, ganun, ito pwede. O yung mga pagkain, sa school, dito kasi uso yung i-order mo sa school eh. Na, order, may food na bibigay sa school, payag ka o hindi. Syempre, sa pag-iingat na makakain ng halal, hindi ako nagbasta-basta na o-order ng para sa school. So, yung mga kids, yung mga anak ko, they end up bringing food from home. Hindi sila nakakasalo sa ganung mga gathering sa school. Kasi nga, laging mas prepared ko yung pagkain na ako naghanda, na sure ko na hindi halal. Biruin mo, ganung age sila. So, na-deprive sila. So, ngayon, nung nakalabas na ako, na-expose na sila, nakita ko mas naging enjoy sila. By the way, sinasama ko pala sila sa KNC. Di ba, online? Alam mo, nakikita ko yung mga anak ko na, ma'am, ang haba naman. So, nakikita ko na, na-board, hindi totoo. Although, nakikita ko sila na mag-pray, tinuruan ko sila na mag-pray, yung pray na turo na sa MCGI, sa mga values. Kaya lang kasi may limit din ang bata eh. Hindi mo sila pwedeng i-expose ng ganun mahaba. Nasa yan? Sabi natin. Rin ng mga expert yan, merong attention span ang mga bata and according pa sa age yan. Merong certain time lang, time frame ng bata kayang makinig. If you go beyond that, wala nang na-absorb yun sa utak nila. Ano talaga? As in, minsan, siyempre, tinatapos ko pa, paluin ko kaya. Para lang makinig, di ba? Which is, alam mo, naisip ko, para rin siyang abuse. Kasi it's against their will eh. Tapos na sila, napagod na sila nakakapanood ng ganong kahaba eh. Tapos pinaforce ko pa rin sila, tapos sabihin ko, papaluin kita dyan pag hindi ka naupo ng maayos. So, yun, marami ako na-realize na dapat nagawa ko sa family ko or sa mga anak ko na hindi nakarapatan nila as a bata. Dahil nga siyempre sa bilis nga nung habang nasa loob ako, hindi ko magawa ng maayos or hindi sila ma-expose dahil nga siyempre against sa pananampalataya. At biro yun, yung imbis na ako lang naapektuhan, pati yung mga ano ko naapektuhan din. So yun yung mga blatant mga nabago nga sa akin. Tsaka siyempre,
sabi ko nga, school sa comfort, tsaka confidence, syempre pag pumapasok ako sa office, dati natamang nakaipit lang papasok. Powder lang, that's it. Ngayon nakakapasok na ako ng, yung, alam mo yung naka-makeup, nakaset yung buhok mo, yun. Iba yung feelings eh, kasi syempre na-appreciate ka ng mga kasama mo. Sabi ko nga eh, ito rin naman yung suot ko before ha. Yeah, pero something's changed. Mas bagay sa'yo, mas blooming ka ngayon. Yung ganong appreciation, big deal yun sa ating mga babae. Kumbaga nakakapagpa-boost, diba? Maliit na bagay kung tutuusin. Oo, nag-ayos nga ako no, nung nagpo-powder naman ako, nakaipit naman yung buhok mo. Pero yung talagang mailabas mo, express mo yung pagmamahal mo sa sarili mo, nagre-reflect sa'yo yun eh, as a person. Yun. Yun lang. Kayo naman. Ano ko na nasabi? Oh. Raise hand lang ah. Kung ano, kasi wala ako sa monitor ngayon. Hindi ko alam kung sinong gusto magsalita. Check ko sila. Oo. Lagi na natin sinasabi. Kung gusto nyong i-practice, kung masaya naman talaga kayo na i-practice ang purity culture, sa inyo rin yun, no? We don't judge you for that, but unawain niyo na lang na iba-iba tayo ng ways of taking care of ourselves, pati yung mga ang may advice ako sa mga babae para naman hindi sila masyadong argabyado. Dahil nga tayo ang recipient minsan eh, madalas eh, ng mga wrong decisions in life. Although, dalawang tao naman ang gumawa, babae lang ang ano, nagsasuffer, no? Para mas maingatan natin yung mga sarili natin. Explore na options. Halimbawa, nag-aaral ka pa lang, alam natin na may bugso ng damdamin, lalo na pag kainitan ng kabataan mo. Di ba? So, but ayaw mong i-sacrifice ang karir mo sa isang pagkakamali lang in one night. So, anong gagawin mo? Rather than manghawa ka sa purity culture na hindi mo naman masusunod na may istikan, arm yourself, give yourself tools. You can opt for birth control, you can opt for hanging out with more responsible people. Alam mo 'yon? Give yourself better options and make better choices. At kung nagkamali ka sa in one of your life, just remember that you are still in full control. You can get back up. You can let's say start from zero, but definitely you can raise back up. It's may kapangyarihan tayo. Hindi lang lalaki ang pwedeng sabihing strong. We should be strong, independent women. Kung tayo ay tinuruan na maging submissive, bahala kayo kung gusto nyong sundin yan, but pakiusap ko sa inyo, arm yourself with something na magagamit nyo without men's help. Mag-pursue kayo ng career ninyo, i-advance nyo ang career ninyo, i-prioritize ninyo ang inyong education, i-prioritize ninyo na ano, makatapos kayo ng pag-aaral, ma-maintain ninyo yung trabaho na matagal nyong inasam na una nung na-hire ka, ano, na naisip mo na bigay niya ng Diyos sa'yo.
keep on thinking na ganun. Huwag mong sabihin na ay hindi ako makakadalo kung kung papasok ako ng ganito na according to my proper schedule. Magiging detrimental sa career ninyo yung pagdalo. Choose your career, please. Choose your career. Kasi it's your armor sa pagdating sa buhay. Kahit anong mangyari nang gawin sa inyo ng mga lalaki, kung kayo ay armed kayo ng education or financial stability, you have a leg up. Hindi niyo sila kakailanganin. You will never need them. You will only want them. Yun ang maganda. Ganon. To want men, not need. Ganon. Yun ang gusto kong yung empowerment. Ganyan. Sa akin naman, na halimbawa, syempre based din naman sa experience ko, no? Na nagkamali ka, or naging single mom din ako before, di ba? Huwag ka, okay lang yun. Okay lang magkamali. Pero pag nagkamali ka, kailangan aralin mo yung pinagkamalian mo. Next time, okay ka na dapat. Kasi pag paulit-ulit, dun tayo nagkakaproblema. Okay lang na magkamali ka, una, alamin mo kung bakit. Huwag mo ulit gawin. Tsaka may mga, gaya nga nung sinabi ko, kasi medyo sensitive din talaga yung purity complex na issue eh. Kasi more on, di ba nga, sexuality yan. Ang masasabi ko as exposed na nga ako sa dito, kasi mahirap magsalita para sa babae. Ako, ang ma-advise ko lang, explore mo yung sarili mo, alamin mo yung gusto mo as a babae. Ikaw, at huwag ka mahiyang magsabi sa partner mo kung ano yung gusto mo. Okay lang yun. Kasi makakasama mo siya habang buhay eh. Pagka hindi kayo nagka-agree, syempre, of course, may hahanapin ka pa din eh. So, kailangan, lahat ng gusto mo, may i-open up mo. Tsaka, ito pa, ewan ko, medyo magtataas mo kilay ng iba. You don't have to have a piece of paper to have a family. Ako kasi medyo hindi na ako naniniwala sa marriage eh. So, kung hindi mo kailangan na magpakasal agad, no. Ako, agree ako sa pag-believe-in muna. Alamin mo muna yung sarili. Kayo muna, di ba? Alamin mo muna yung sarili mo. Kilalanin nyo. O yung isa, ito pala, pag natutulog pala ito, nakanganga. Okay lang ba ako pag nakanganga natutulog? Di ba, something like that. At kilalanin mo muna yung guy bago kayo mag-commit totally, kasi alam mo, lalo sa Philippines, ang walang divorce. Hindi katulad dito, we're just gonna go to somewhere and then divorce, that's it. Diba? Although gagawa pa rin ng process, but always remember, kung gusto mo ng family, hindi na kailangan na ng paper. Ay, tsaka I don't, kasi I don't believe in marriage. Kaya pala nakataas yung kamay ni sis baby. Baka gusto magsalita, sis. Sis. Baka kailangan nyo na i-unmute. Unmute po si sis baby. Okay, mag-move on muna tayo. Sige pa. Yun lang naman ang gusto nating iparating na for women to have full autonomy and no guilt if they're practicing so. Ganon. And I think my personal opinion lang naman, women should have more representation in leadership sa kahit anong field, whether it be political or religious. Dahil what men can do, women can. As far as intellectual or emotional yung physical, given na yon na talagang mas malakas ang biological capabilities.
physical capabilities ng mga lalaki. Kaya nga mas kailangan i-empower natin ang babae kasi mas malakas na nga by nature ang ano eh, ng mga lalaki. Is naka-unmute na po yata. Sige po, sis baby. Sige po. Hello, good evening. Uy. Sino yan? Sino yan? Adel to. Hindi, alam. Bawal ka dito, ha? Oo. Sige lang ako. Mabati lang muna ako sa lahat ng mga nakikinig. Kasi di, may nagme-message kasi sa akin yung ano, meron din di makapasok sa ano, sa Zoom. Ano ba to? Dalawa sila eh. Paki-accept lang daw. Masuyo. Yung ano. Tina. Is that in mind while I'm away from keyboard? Ikaw muna. Okay. Wala may gusto pumasok. Na wala pong request na naka-pending. Ah, wala ba? Hindi kasi kanina pa to eh. Nag-message lang kaya. Singit lang ako. Saka may nagkapatanong lang kung okay lang daw. Kasi hindi siya makapagsalita. Ang tanong niya, ano raw ang take niyo? No, first time yung namarinig yung batas ukol sa buhok at pananamit ng babae. At ano yung naging realization niyo nung maka-exit na kayo? Ano yung naging impact sa inyo bilang mga babae? Yun lang naman po. Thank you. Ako? Ang first absurd. Pero nung hindi ko ano, wala akong alam, kaalam-alam talaga sa doktrina ni ng MCGI. Ang nangyari sa akin ng pagka-anib ko ganito. Nakikinig lang ako sa radyo sa ano ba ang station 'yon. So may broadcast noon sa radyo na si Brother Eli ang host. Tapos, natutuwa ako, entertaining kasi talaga yung program. So, nakikinig-inig akong ganyan. Dahil meron akong Christian Foundation mula pagkabata, kasi graduate ako ng Christian school eh. Meron akong interest sa, ano, sa Bible. So, nung napapakinggan ko siya, napakinggan ko na may invitation ng gathering sa tinatawag nilang lokal. Hindi ko nga alam ng lokal eh, pero may invitation ngayon. Na-curious ako, nadadaan-daanan ko yung ang dating daan na signage noon. Na-realize ko na sila pala yon. Kasi dati kala ko isa lang sa mga businesses na nakahilera doon eh. So, pinuntahan ko yon. Tapos, ang nag-entertain sa akin yung secretary ng lokal. And then from there, na-introduce ako sa mga manggagawa. Tapos yun, napadalas yung dalo ko ng Bible study nila. Hanggang sa inaimbitahan nga akong doktrinahan. Rest is history. So, yung naanib na ako, actually na din na-doktrinahan ako saka nung, sa Bible study, hindi ko napansin na yung ano nila, yung appearance nila, no, parang naisip ko lang conservative kasi nasa probinsya tayo. Ngayon nung na-realize ko na lang yan nung sa doktrina, tapos naisip ko lang actually nga sa doktrina hindi ko alam. Hindi kasi direktang ano eh, sinabi eh. Hindi ko alam na bawal palang magpagupit. Ang sabi lang, mahaba. Mahabang buhok. Pero hindi sinabi, kahit yung mga gawang nakadistino ng doktrina eh, hindi sinabi sa akin na, sis, pag naanib ka dito, hindi po na, bawal na po kayo magpagupit. Hindi na po kayo dapat nagpapagupit. Hindi sinabi sa akin yon. Tingin ko on purpose yun eh, na ilihim yun kasi nga medyo mabigat na yun eh and absurd nga. Na-realize ko na lang yan na bawal pala nung nakakita na ako ng mga kapatid na pagka nag-aayos sila ng buhok nila sa lokal,
sabi ko, bakit ang pare-pareho silang ano, isisis ganito ang haba ng buhok niya. Tapos, isis ano rin, no, haba rin sa, ibig ba sabihin, nagkailangan magpahaba talaga ng ganyan, kabah-kahaba. So, parang, sa, at the back of my mind, I was thinking it's absurd. Talagang may cultish na. Pero, hindi ko yun masyadong inukil-kil kasi ano ko eh, naka-distracted ako doon sa ibang parts ng turo eh. Ganon. Kaya tayo na ano eh, na kaya tayo na nakulto eh kasi distracted tayo sa ibang turo na it appears na maganda, magaling, mabuti, ganyan, na kakaiba. Pero hindi natin na napagtuunan ng pansin yung mga absurdity. So na ko nung nag-sink in lang yung reality na ito palang magiging buhay ko nung nabautismuhan ako. Naranasan ko na mahirap pala na hindi naman ako kaagad nag-give up kasi in fact nga tumagal na 19 years, 'di ba? Pero hindi 'yun sapat para mag-back out ako na ayoko nang dumalo and pala to. Nangyaya ganito pala control dito. Nag-ano lang 'yon, nag-develop lang yung magandang yung loyalty ko dahil nga maganda yung process nila ng ano eh, ng indoctrination. Ang indoctrination hindi sa definition ng ano ha ng sociology, hindi iba yun dun sa definition ng indoctrination ng MCGI. Ang indoctrination sa MCGI yun parang pinaka orientation bago ka umanib. Ang indoctrination ayon sa sociology yung ongoing process yan eh, madalas part na nga yun yung pagdodoktrina, pero yung process na to keep you in the cult, to make you stay, indoctrination pa rin yun eh. Kaya nga sabi nila brainwashing daw, but ang right term nun ay ano, ay indoctrination. So sa yung process ng indoctrination ng MCGI ay slow and progressive eh. Kaya hindi mo mararamdaman na talagang you will fall for hook, line, and sinker na magstay ka. So nung una kong narinig yon, I found it absurd and weird. Ganon. pati yung sa pananaw, alam ba nung bagong anib ako, ano, ang palda ko dadalawang piraso lang. Isang nakasuot ko, tapos yung isa nasa sampayan. Pagkahubad ko nung ano, nung suot ko, lalaban ko kagad 'yon, sasampay ko. Ganun lang. So na napansin niyo ng mga kalokal ko na paulit-ulit yung suot ko, yung palda ko naging tatlo, naging apat, pero paulit-ulit pa rin. Binigyan ngayon nila ako ng more clothing para makasunod ako. So part niyo ng ano eh ng indoctrination eh, they will give you appropriate support para makapanatili ka doon sa law. Although nahihirapan na ako kasi kung walang support eh mahihirapan nga talaga ano i-continue yung lifestyle. Kaya tapos yung ano yung mga yung nung siguro mga 1 week na akong dumadalo or more, nag-aahit pa rin ako ng kilay eh, sinishape ko kasi ang kilay ko medyo hindi pantay kung if you look closely. So sinishape ko yan. Alam mo, napansin din yun ng ano nung secretary at sinabi nga sa akin na bawal na mag-ahit ng kilay, na hindi ko naman yun direktang narinig sa ano sa doktrina. Meron lang clues na binibigay, pinapatikim si Soriano noon, yung 13 sessions pa na bawal nga.
Pero hindi ko alam na ganun pala talaga ka-extreme. Kasi I don't find anything wrong sa ano eh, sa pag-aayos eh. So I kept doing it. Doon na ako ng ano, ng a week or two. Nung sinabi sa akin yon, tinigilan ko. Pero hindi ako nakapag-isip ng hindi ako lumaban masyado noon, pero nag-iisip na ako na parang nag-aayos ka lang, ba't kaya ano, kaya ba, well fine. Tama din lang ako minsan magano, di it's not a big deal. Hindi ko binig deal yon dati. So ganun yung ano, yung mga experience ko noon, na meron ng mga clues of absurdity, hindi ko lang pinagtuunan masyado ng pansin. Hindi ko ini-scrutinize. Siguro dahil part na rin, bata pa ako na, medyo bata pa ako na, ano, mga nasa ano lang ako noon, 20 or 21 or 19, hindi ko na matandaan. mga siguro nga sa 20 ako, ganyan. No, hindi pa ako. Sige. Ako naman po kasi, nung naalib ako, nauna talaga yung mga tito ko tsaka tita ko. So, na-expose na ako sa ganun. Tapos nga, kung mga lumang lokal yung naatin ako, so mas makikita mo talaga mga lumang kapatid. Natatandaan ko pa nga po na nagdodoktrina ako dahil single mom po ako noon. Dala-dala ko yung anak ko sa lokal. Nilalagaan ng mga kapatid doon habang tinatapos ko yung doktrina. Hindi ko na sabi ko sa... yun, yung tungkol sa buhok, siyempre nga po, fanatic eh. Ang galing ng turo, sobra. Ay, ang galing, talaga ganun. Sige, kapamahalaan, ganyan. Hindi talaga ako nagpagupit. Kasi nga, iniisip ko na, eto, kasi pa, ano, sa kanya to, ganyan-ganyan, sa lalang, sa asawa. Yung hierarchy, sinunod ko talaga. Tapos sa damit naman, although marami talaga akong pantalon noon, marami rin akong palda dahil nga gawa nung sinusupply nung kamag-anak ko. So, hindi ako nalibago din sa pananamit. Naging nalibago ako noon yung sa... Ano? Hindi lang po. Yung nalibago po ako sa mga turuan. Kasi nga, iba nga po sa Catholic. Kasi Catholic din ako galing eh. So, later on, habang tumatagal, sabi ko, sandali lang. Para ka kung sa sarili ko, ano, yung buhok ko parang naapektuhan na. Parang naminipis siya. So hindi ang naging tanong ko nga sa isip ko, kung ito talaga yung kalooban, you wait one second, okay? Just one second. Kung ito talaga yung utos na kailangan na kaganto itsura ng buhok ko, bakit parang sila yung ano, sila yung gustong kumawala? Dalagas talaga yung buhok ko. Sobrang kakaipit, ganyan. Tsaka naminipis ng naminipis. Tapos, yung sa yung facial hair, di ba, yung sa kilay, ang kapal na. So, pag tumitingin ka sa salamin, iba yung itsura mo na expectation mo pag babae kasi malinis yung mukha, ganun. Siyempre, pag tumitingin ka, kinukumpir mo na, ba't ganun, parang yung kilay ko sabog-sabog, parang tumutubo, marami akong facial hair. Tapos, yung buhok ko, nalalagas, naminipis. Nung, meron mo ilang years po yun na, meron po akong time na nag-stop akong dumalo. Yun po yung unang ano ko, unang suspende kasi nag-stop ako dumalo. Ang ginawa ko nung kasi nagrebelde ako. Pinutol ko yung buhok ko na maiksing-maiksing. Kaya nung bumalik ako, yung mahabang buhok na yun, nakatirintas, nakatabi dito, napakahaba. Nung pinutol ko yung buhok, pumapal yung buhok ko. Bumalik siya sa dati. Ewan ko kung anong connection nun, ba't ganun. Pero kumapal yung buhok ko, tapos nung naisip ko, hinahanap ko pa rin talaga yung aral ng MCGI, parang yun yung totoo, ganun-ganun. Bumalik pa ako eh, nakaalis na ako. Bumalik pa talaga. Pagbalik ko, ang dating ko nun, pagpasok ko sa lokal, dahil napaka-iksi ng buhok ko, ang napansin ko, iba yung tingin sa akin ng mga kapatid. Parang nakita ko, kada tingin nila may judgment. Kaya hindi ako naging close eh. Kasi inassume ko dahil nga may ginawa ako na isang mabigat na kasalanan, hindi na ako katanggap-tanggap. So sabi ko, ano ba,
ano naman ako, pinatawad naman ako, pero ganito kasi kung mukhang maiksibo ko eh, alam nila na nabautismohan ako ng 19 kopong-kopong pa, pero bakit ang iksin ang buhok mo? Yun yung unang point na sabi ko sandali. Pagka pala ako, anong pinagkaiba naman ng, ano, ng bakit pagbago yung bago, okay lang na mahaba buhok. Eh ako naman, kumbaga, wala ba ang karapatang magkamali, magkasala, nagpagupit ako. Siyempre, yun ang nasa isip mo dahil fanatic ka nga eh, na pag pinagupit mo yung buhok mo, nagkasala ka. Tapos yun, hanggang sa ito ngayon, nung nakikinig na nga ako dito sa Broccoli TV, tapos may mga sinasabi yung ito nga sa pagpapagupit, na naman sinabi na, ano na, basta, kumbaga, bawal magpagupit, mahaba lang ang nakalagay sa Bible. Doon ko na na-realize na wala, hindi ko naman pala siya kasalanan na ganun. Tapos yung dito sa lugar natin, pagpapalda, hindi kasi ito yung lugar na katulad ng sa ibang bansa. Malamig dito. So ilang layer ang suot ko. So para sa akin, in safety rin, safety ko ah, magsuot ako ng mahabang palda, ilang layer ng pants ang suot ko. Nahirapan na ako maglakad eh. One time, muntik pa ako madulas. So meron siyang ano, parang may mga epekto din. Siguro talaga ako, hindi naman, it doesn't matter kung ano yung suotin mo, kung gaano kahaba ang buhok mo. Basta sa paniniwala mo lang. Kasi ano eh, bawa, mahabang palda nga ako, mahaba, madulas naman ako sa snow, mamatay ako, de wala de. Sino may kasalanan? Yung palda. Okay, I'll try. Sorry pa ingay yung ano. Yun. Yun, nung umalis ako, tapos nakapakinig ako na hindi, gawin mo unnecessary na magpahaba, so magsuot na gano'n. Tapos later on, nakikita ko yung mga bagong kapatid, pati yung, lalo yung, ano, first lady, nagkasuot na sila ng pantalon. So medyo na-confusing. Hindi nila kayang panindigan yung talagang doktrina na pinaniwalaan natin, kasi talagang yung paniniwala ko sumali ako dito sa MCGI, lahat bawal, sinunod ko talaga. Hanggang bago ako ibang story na yung hindi ako dumalo. Pero yun, kumbaga, ang daming unnecessary doctrines na sinusunod natin, mga babae. Kailangan magkaroon ka, yun nga, kailangan pumasok ng critical thinking, isipin mo, okay ba to, applicable pa itong gawin, okay ba? Ngayon, tingnan mo, nung nakapagpagupit ako, nag-glow pa ulit yung buhok ko eh. Kumbaga, kumapal. Hindi ko nga ina-expect na babalik pa siya sa dati. So, ibig sabihin, parang sabi ko, ano, hindi rin pala maganda yung... Kasi alam mo, si ang yung condition na naranasan mo, ang tawag dyan, traction alopecia, na ma-observe mo rin sa, ano, maraming babae sa MCGI. Yung traction alopecia, a hair loss yon dahil sa constant pulling of your hair. Sis, wait lang po. Sabihin lang ako. Kasi nag-comment si Sis Mitch. Sabi niya, kahit na ano pang ayos ng isang kapatid, na maganda pa rin yung simple. I agree. Hindi naman po sila, ano eh, na porkit na umalis na ako, nagbonggang-bonggang-bongga na yung pagkaka-makeup. Mm-hmm. Simple pa rin. Ang ginagamit ko pa rin, bare makeup, na which is yun ang ginagamit ng first lady. Tsaka ng mga artista. Pangalawa, sabi niya, walang pumipilit sa inyo na manatili sa tamang turo kung hindi niyo matiis na magdagdag. Kaya nga po kami umalis eh. Ngayon po, nandito po sa platform na to, dito namin ini-express yung nararamdaman natin. At saka ano, huwag niyo sabihin na yan lang ang tamang turo. Hindi naman mali yung turo na ano eh, mag-ayos ka sa sarili mo, mag-apply ka ng makeup, cosmetics, mag-ayusin mo ang kilay mo, hindi yon masama. Yun lang naman ang advocate natin eh, to have our own autonomy in our own bodies without guilt or shame. Naiintindihan niyo ba ako na ano? Sabi ko nga, if you choose to wait till marriage, more power to you. That's good. But don't tell people who does otherwise na sila they're doing something evil or immoral or wrong. Mali yun. Because hindi naman yun ang reflection ng buong pagkatao nila eh. Hindi, sis. Ito pa. Ano ba?
sabihin ko lang sa kanya, sis Mitch. Sis, magpakatotoo ka lang. Alam mo yung kailangan mo bilang babae. Kung ano yung paano mag-pamper sa sarili mo. Believe me, kahit nasabihin mo sa akin na, oh, bawal, ganyan, or whatever. Magpakatotoo ka lang eh. May pangangailangan ka din, sis. Kasi tao ka. Nilikha tayong may pangangailangan. Nilikha tayong may pita, sis. Alam ka namang wala ka. Kung wala ka, abnormal yun. Alam mo yun? Kaya ano, try mo lang. I-assess mo yung sarili mo. Alam mo kung dahil lang naman pinagbabawal sa MCDI na mag-apply ng kahit nga yung ano eh, yung ano to, nail polish. Hindi pwede yan eh. Sa ano. Oh, yun lang eh. Wala namang masama dun eh. Bakit nyo binivillainize yun? Hindi yun, ano, hindi yun masamang gawain. If they, kung wala yung bawal na yun, I bet you maraming gagawa nun sa MCDI because that's their own body. Because they will have that autonomy to decide how to present themselves to the world. Ganon. Kaya, sis, ano. Pakinggan po natin kasi baka mali naman tayo, sis, eh. Pakinggan po natin siya. Sige, sis. Sige po. O, pasok po kayo. Wala pong problema, sis. Maganda po masabi nyo rin. Sige po. Try po natin, ano. Open forum naman din po ito. Unmute ko po kayo, ah. Sis Mata, sige po. Katunayan nga na ano, hindi, wala namang masama. Ina mo, meron naman talaga nagka-practice sa inyo na sa MCDI ng bodily autonomy na hindi nyo masaway eh. Kasi hindi naman talaga ganun kasama eh. Kaya lang, let's practice pagiging fair. Fair noon. Diba? May mga member kayo na nakikitaan na nagme-makeup, nag-aahit ng kilay, mga nag-lipstick, na hindi nyo naman masaway for some reason, hindi nyo masaway. Pero, dapat ganun din i-apply nyo sa iba. Because, kung hindi, that's hypocrisy. Ganun lang. Oo, that's ano. Oy! Thank you, nandito ka. Pasensya na, nakisama. Nakisali, sure. Dapat mga girls lang ito eh. Pero itong si Mitch, i-correct ko lang, puro daw tira sa likod ng pangangasiwa. Humaharap nga kami dito, open ito, like ito, sis, hindi naman po ito sa sulok-sulok. Eh kung may gusto po kayong sabihin, naka-unmute naman po yata na kayo, eh sige ho, pwede ho kayo magsalita. Pasensya na, nakasingit ako. Dapat nga, usapang pambabae lang ito. Umalis na, sabi umalis niya. Umalis na ba siya? Ako, hindi daw umalis po dapat mag-aksaya ng panahon. Pero, it's too late na. Umalis na siya. It's too late. Nag-aksaya na siya ng konting panahon. Pero, that's okay. That's okay. That is also autonomy. You're practicing straight, your... Straight. Honorary member ako dito, ah. Strange, bakit daw ako nandito? Ako ba yung sinasabi mo, strange? Honorary member ako dito, no? Hindi mo alam. Joke. Hindi, alam mo, unsatisfied. Actually, ngayon ko lang naisip, maganda siguro, pag hingi tayo ng reaction sa mga, ano, or feedback sa mga lalaki na nakikinig sa atin ngayon. Kasi hindi natin ginawa yan nung last time eh. Sige. Na ano na lang natin yan after ng upload. Reaction or any reaction. Pasok. Sino po? Ayan, pagkakataon niya ng mga boy. Ay, magsalita ang sis Mater muna. Sige po, sis Mater. Ay, ayun. Actually, I agree with the discussions. Kasi with the buhok and everything else. I mean, pag pinutol yung buhok, what does it do to you? I mean, it doesn't actually add so much to whether you would sin or not sin eh. I mean, if we would talk in the... Opo, talk about it. Tama po, di ba po? I mean, talk about in the context of religion because, I mean, MCGI brands themselves as a religion, so basically it's of faith, it's of belief. Now, how does it add to your faith kung hindi ka nagpaputol? When, in fact, okay, sige, hindi ka nagpaputol ng buhok, pero, but ano ka naman?
you're actually defrauding yung kapatid mo of their wages, for example. Hindi ka nagpapasweldo ng tama, for example. Or nangungutang ka at hindi ka nagbabayad. What has more weight? Yung let's say for example, you're abusing your fellow men or yung pagpapaputol mo ng buhok. I mean, it doesn't make sense. What is, kaya nga 'di ba sabi sa Bible, kumbaga kung ano ang nasa puso, 'yun ang hinahatulan sa atin eh. It's not actually the physical so much. I mean, in this case, when we're talking about morality, when we're talking about ethics, not so much. Why? Because it is actually the intention in your will and in your intellect that goes forth into what you eventually do to everybody else around you. Eh, yung pagpuputol ng buhok, does it add to, let's say, a sin or a non-sin? It actually doesn't. Yung pagkain ng halal, what does it actually do to you? Magkakasala ka ba talaga pag kumain ka ng halal? At saka, and actually, yung conception naman nila ng halal is actually not even right. So, kumbaga, you are restricting members. Okay, in the case of women, you are restricting women into, let's say, kailangan, pagpunta mo ng lokal, kailangan nakatali ang buhok. Actually po, naabutan ko po yun. Kailangan pagpunta mo ng lokal, kailangan nakatali ang buhok mo. Pagpunta mo ng lokal, kailangan hindi nakikita na maayos masyado yung mukha mo, nakapulbo ka lang, and then everything, naglalangis ang mukha mo. Does that even, you know, count as, you know, working towards righteousness? Kumbaga po, it's all external eh. Kaya po tuloy, we cannot blame eventually the MCGI kung bakit ang mga gawa nila, mga charity nila, diba? It's always a consensus among us. It's hypocritical eh. Because they're always dealing with the externals. Tama. Nagustuhan ko yung statement mo na yan. Na yung pagbibigay ng value sa outside appearance ay nagbe-breed yun ng hypocrisy. Opo. That's one of the byproduct or result ng pagbibigay ng right and wrong based lang sa appearance. Mm-hmm. Actually po, yun po yun. So, hindi po talaga natin maikakaila. Bakit ganyan ang mga doktrina nila? Eh, well, because they put so much emphasis on the externals, not really connecting the internal to the external. Dapat po actually siya ganun. Ang transformation, it's not always outside eh. It's always within. It comes from within. Kung ikaw nga, hindi ka nga nagpapaputol ng buhok, pero ang gawa mo naman sa kapwa mo, hindi ka nagpapasweldo ng tama, sinungaling ka lagi. I mean, does it even make sense? Eh, ba't nag-relihiyon ka pa? Diba? So, hindi po siya tama eh. It's like MCGI is always like, kailangan wag magpaputol ng buhok. Eh, in the end, nagkaroon ka ng alopecia. Actually, that's what happened to me sometime in the past. I had alopecia. As in, really clumps of hair. Bumabagsak talaga po siya. And actually, I didn't already even know what to do with it. Akala ko kulang lang sa iron or kulang sa ano. Yung pala kulang sa pagpapaputol ng buhok. Tama. Hindi, totoo. That's a real condition. It's a real condition. Traction alopecia. Opo. Na most common yan dun sa mga African-American na di ba meron silang dreadlocks. Yung mapapansin mo, yung mga naka-dreadlocks, nagre-recede yung hairline ng mga babae kasi nga constant pulling ng strands of hair. Pero hindi lang sa kanila lang common, pero hindi lang sa kanila nangyayari. If you're constantly tying up your hair, po, you're not freeing them, magtatampo yan. Totoo, nagtatampo. You're putting stress. Yeah, tapos mapapansin mo, may mga kapatid sa MCGN, mga babae na 20 years na over 10 years na, may nakita mo nag-stop yung paghaba ng buhok niya. Tapos umiigsi. Yes po. Kasi i-resolve nga yun ng alopecia. Ganon. That's what happened po talaga to my mom. Kasi yung nanay ko, hindi na nagpaputol. Eh, sanay po kasi siya ng babkat eh. Tapos biglang nagpaputol siya ng buhok. Numipis yung buhok niya. So kumbaga, tumigil yung pagtubo.
And basically, one of the other things as well with pagpapaputo ng buhok, that's why it's not really advisable. Kahit trim man lang or something, if you want it long, o sige, trim mo. Kahit kasi trim, bawal eh. It's the split ends. Split ends are actually very unhealthy to the hair. Because it actually, kaya nga split ends, it splits, you know, the whole strand until, you know, the root of the hair gets damaged. So eventually, your hair will fall off. So, it's not really healthy as well. So, kumbaga, ano ba yan? Sabi nila, science, religion sa MCGI. Brother Eli always preaches about science and religion. Tapos, yung science lang na yan, na basic, he doesn't know. Yun po kasi yun eh. And then, kasi galing yan sa panahon na wala pang masyadong develop na science. Ayun yun po. Lang yun. Iniiwan na yan. Maging progressive opo, naman tayo. Tak na lang sa ano. Opo, and we have other bases to really redeem we have other bases by which we could actually base our practices. There's, you know, there's reason, there's science, there's the, you know, the natural law, there's a lot of things, not just what Eli Soriano says. Because Eli Soriano is not God. He's not infallible. Opo. He's not infallible. He quits mistakes. He just doesn't admit it. He has this much ego for him to admit that he could commit a mistake. Yun po yung thing. Actually, meron akong nakitang reaction, pero nabura na siya eh. Siguro nabura na. Hindi ko siya papatulan kasi alam naman natin kung ano yung karakter ng tao na siya, basta siya. Sinabi niya na, di tapak boys, parang yung ang gist ay, huwag kang papatulong sa single mom kasi damaged goods na yan. Parang ganun. Wow. So yun, hindi kami nag-uusapan na rin kanina. That's not good. So, kung ganyan, ano, parang ba sabi? Alam mo, kung ganyan sila ka-judgmental, mas judgmental ako sa mga ganyan, nagsasabi ng ganyan. Hindi po pa kayo. Kayo ang may masamang budhi pagka ganyan ang tingin ninyo sa babae. Ang sama ng budhi nyo. Diba? Anak, tinta? Damaged goods, grabe naman. Hindi ba sila tao? Parang ano. May mga sila, binarang na kasi. Okay lang yung ganon. Ino-objectify ninyo mga babae. Yung mga nagsasabi na ganyan, damaged goods, ang sasama ng budhi ninyo. That is so bad. I mean, it's not, yeah. it's not nice. It's not nice and it's not charitable because I mean, damaged goods. So, ibig sabihin, you're not regarding the person in the image and likeness of God anymore just because they have become a single mom or yan she has become a single mom. Yan that's ang naituro, ang aral na naituro ng MCGI. Opo, nasabihin opo. Ninyo, walang masama na itinuturo, na puro lang mabuti. Yan, example yan eh, yung ganyang statement, ganyang mentality. Opo. Damaged goods. And this is St. Max. Oh my God, and this is Mary. Tama po yan, sis Pitch. Kasi, tingnan nyo po, si Mary Magdalene, she's considered as one of the foremost disciples of Christ. But she was damaged goods. If she would qualify, actually, in their standard. Pero actually, Jesus even picked her, I mean, because of course, God sees the heart, well, in Christian belief. Yung so, ano, sis, like, yung babae na Samaritana na ano ni Christ sa balon, yes, ni Jacob. Po. Yes po. She diba, sabi nga, nakalimang asawa na. Sinabi ba ni Christ na yung kasama mo ngayon, pakasalan mo muna. Yeah, he didn't say that. Diba? Tapos, ano, huwag ka nang, ano, yung iba mong, kumbaga parang hindi doon yung concentration ng teaching niya eh. Hindi naging about sexuality nung babae eh. Di ba? It was about transforming your inner self and telling others that that Christ has come. Parang ganun po kasi yun eh. Kasi it's alam mo, yung Samaritana na yun, dinivalue niya yung sarili niya eh. Siya ang na wala akong asawa na mm-hmm. o tama sinabi mo kasi mm-hmm. wala kang nakalima ka na
pero wala, hindi mo siya asawa yung yung ano, the one that you have with you. Pero hindi sinabi ni Christ na ano, ah, yan ang asawa mo. Asawahin mo na yan. Oo. O kasi damaged goods ka na, ganun. Walang ganun. Didn't say that. Kung susundin mo yung teachings ng ano, ng nung Christ habang nasa earth pa siya, ano eh, it's all about repentance, forgiveness, non-judgmental, anti-hypocrisy siya. Yun, nawala lang lahat yun, na nagulo lang nung mamatay na siya, nung nawala na siya. Pero kasi, tingnan mo. Apo, at saka kasi po, I mean, in the MCGI mentality, it's like they try to brand a person and, you know, they somehow make it permanent. Parang siyang, if you read the novel The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne, it's almost the same thing. Kasi po, ang gist po ng story na yon is like, there's this girl and she became a single mother, and then eventually it turned out, spoiler alert, it turned out that one of the Puritan ministers in New England, in America during that time, was the father, clergyman, yung tatay nung anak, nung single mom. So kumbaga po, parang na-explore ni Nathaniel Hawthorne doon is because since the Puritan outlook was more about condemning the sinner to hell and hellfire because they have a very strict interpretation of scripture, is it even moral? Actually, the theme there, is it even moral to brand certain persons as like this when in fact, they just became like this due to certain circumstances? So kumbaga po, it's injustice on the part of the person with whom you branded na single, damaged goods siya, to be like that and tell him or her that she is like that when in fact, you don't even know the history of the person. You don't even know the heart of the person or the mind ignorant of the person. Ignorante ng tao. Pero anyway, ako nga, sana sabihin ko sana kung sino nagbura or siya mismo nagbura. Dapat di mo binura. Pangatawanan mo yung opinion mo na yun. Oo. Huwag mo burahin. Or better yet, mag-apologize ka. Correct. Kasi, oo, hindi maganda yun eh. You're, ano, offensive. May mga kapatid ka, di ba? Very bad thing. Yun nga, may mga ganong klaseng lalaki kasi. Yung iba yung tingin nila sa babae. Para tayo object. Ganon. Alam mo, mas maliit ang tingin ko sa mga lalaking ganon ang pag-iisip. Oo. Their brains ay, ano, wala. Nandun sa baba. Narinig akong story. hindi ko alam kung ano, ah, correct. Diba ang may lumabas na ito yung sa story ni Adam and Eve. Bago daw si Eve, meron munang Lilith, yung unang wife ni Adam. Na yung characteristic daw ng wife na yon, ano siya, kumbaga confident woman, sexually liberated, independent, not submissive. Talagang hindi siya ano, hindi siya makontrol kahit ni God tsaka ni ano. Ano ni, alam mo yung story na yan, yung story ni Lilith, ano yan eh, from kaninong mythology ba to? Nakalimutan ko na, pero ano, mythology yan, na isa sa mga mythology, bago bumangon yung ano Judaism. So bago nag-exist ang ano ang mga sa YHW, hindi, bago nag-exist yung Mosaic worshipers, yung mga sumasamba doon sa mga Diyos-Diyos sa mga Diyos, kasama na yung YHWH na sinasamba noon ng mga Canaanites. Meron silang mythology about nga dyan sa ano, first wife nung Adan, na I regard as a myth, as parang ano, story din lang ng Bible, no, para sa akin. Na yun nga, meron nga daw ganyan na ano, na yung Lilith. Yeah, I've heard about it, pero kasi syempre wala namang bearing yan sa mga Christians ngayon eh. Niregard lang nila yan as ano eh,
as a story. Pero ang totoo, nauna yung story na yan sa Men Eve. Naisalaysay yung story na yan bago pa na isulat yung story ni Adam and Eve. Ganun lang ang ano, ang masasabi ko. Wala naman ako ibig sabihin doon, pero I'm just saying na nauna yung story na yan, yung about Lilith, than the story of Adam and Eve. Yun. Oh, kasi yung narinig ko kasing feedback, ay nabasa ko rin na, ano, kaya doon siya tinanggal, pinalitan ng Eva, kasi hindi matanggap nung lalaki na mas powerful yung Lilith. Kaysa sa, yun nga, naging kay Adan, kasi mas, siya yung tumatayong mas head eh. Kaya siya tinanggal sa story. Yun lang nabasa ko. So, nakikita ko na may mga tao pala na pagdating sa in between man tsaka woman, mas preferred nila na mas laging malakas ang man. Kasi nga, yun ang nakasulat sa Bible. Generally, they prefer the women to be submissive eh. Yung na ano, sunod-sunuran lang ganyan. Kung nagpapasakop, ganyan. Ayun, the society prefers it that way. Ayun. O yun, sinong gustong mag-ano, react or magtanong? ilang oras pa, no? Taga mo na, time check kung ilang oras pa ang natitira sa atin. Sabi ko, ano eh, max 2 hours eh. Nakaka 3 hours na tayo. Sige, magbigay pa tayo. Oh, sige, talaga? Oh my God, ang dal-dal pala natin. Bago ka pa nga kanina, ang ingay na kaya namin. Ayun, late na kasi ako eh. Oo. Sorry po, hindi na akong... Sorry po, hindi na akong makasalita. Kumakain po ako eh. Kumakain po ako ng supper. Ay, yan natin si Smoira. Si Smoira, salita ka nga po. Iyan na natin yung unmute. Sis Mara, salita ka po. Ano pong feedback nyo? Salita po kayo. Sorry. Pero sa mga question, nakagaling sana kay Strange. Kailang makakapagsalita ba si Strange? Very strange. Every question is addressed to you. What's your advice sa mga dito pa girls natin who experience fear and rejection sa society? So, sana si Strange yung makapagsalita. Thank you. Thanks. Let's go. Magparamdam ka. Igalawin mo ang baso. Hello. Ayun. Go, Strange! Kilala ba kita? Bakit may pa-special mention? I just want to say na lang din na ano, kahapon is yung 1-year anniversary ko sa Reddit. Yan. Yay! So, yeah. Maraming nangyari after kung na-discover yung Reddit. Napalayas ako sa amin with my baby. And then natira kami sa malayong lugar. Wala kaming kakilala kahit sino. And as in, nagsimula kami sa scratch. Ang dala lang namin is parang few things. Tapos, ano pa ba? Actually, kinalimutan ka na kasi I'm now in a good state eh. Masaya naman ako sa life ko ngayon. Tapos, ano pa ba? Ano man tanong niya? Paulit nga ng tanong mo kasi may ginagawa ko kanina, hindi ko masyadong narinig. Paano mo daw, how do you deal with rejection? Yan ba? Societal rejection ba? Or ano, rejection paano as a woman? Or? Kasi, since nag-aral, marami naman nakakakilala sa akin dito, nag-aral ako sa Labrador. So most of my friends there, kasi I've been nag-study ako doon ng 4 years and then nag-volunteer din ako sa doon sa central ng ilang taon. Marami akong friends na na-develop inside the church. Tapos lahat sila nawala, as in zero. And then ang pinaka mabigat na nangyari sa akin is yung
yung parents ko mismo yung nagtakwil sa akin and even my siblings. Hindi, wala pa akong nakakausap ngayon na siblings ko. Hi sa inyo kung nakikinig kayo sa YouTube. So, yun. Okay naman. Okay naman yung buhay namin ng anak ko. May mga nakilala kong mga kaibigan. Yan, sila Brock, sila Ate Pechay, sila Kuya Zoro, sila Kuya Adel. Ano naman, ang konti ng circle ko, pero na-manage kong tumayo sa sarili kong paa. And then, ano ba? Yun, nagpapasalamat ako kasi dati nung just to give you background, parang grade 1 pa lang ako, nasa church na ako. So, I remember nung nagsuot ako ng short, mga parang grade 3 ata, grade 4, kasi may activity kami sa school. Yung brother ko nakaabang na sa gate namin nung pauwi ako. Binugbog niya ako that time. So, it's really traumatizing sa akin kasi parang ang bata ko pa para parang alam mo yun, kailangan, okay, NC, kailangan ko na magsuot ng ano, maayos na damit, mahabang palda, ganyan. And then parang throughout my life for like, let's say 27 years ng buhay ko is parang hindi ako. Parang hindi ako yung, parang binuo lang ako ng religion na maging si strange ng gantong tao. Pero hindi ako masaya sa loob-loob ko. Ganun. Then yun, ngayon, hindi naman ako masyadong malaswa magsuot or what. Na, kung ano lang, kung saan lang ako comfortable. Tapos, feeling ko yung nakakapag-ayos na ako sa sarili ko, nakakapag, alam mo yun, na yung dating kuko, yung kuko mo na parang sobrang pangit na pangit, ngayon is na naaayusan mo na, ganyan. Nakakapag, ano ka na din ang hair mo, na natitreat mo na yung self mo properly. Parang nakakataas ng, ano, ng kumpiyansa sa sarili. Feeling mo maganda ka na. Kasi dati parang kailangan hindi ka, parang bibili ka lang ng panglagay sa face, parang kasalanan eh. Alam mo yun, yung ganon. So parang ano, ngayon, wala na akong, kumbaga, kung masasabi ko, wala na akong kaibigan na yung dati, and then yung family ko din, wala na rin sila. Kinonsider ko na nawala para hindi na masakit eh. Ngayon, masaya naman na ako kung ano, kung darating sila, kung tatanggapin nila ako, kung ano ako ngayon, edi so be it. Ganon. So, ang mapapayo ko lang sa inyo is, kung ano yung tingin yung magpapasaya sa inyo, gawin nyo. Na hindi naman kayo makakatapak ng ibang tao, makakasakit ng ibang tao, kaya nyo naman sa sarili nyo, edi gawin nyo, di ba? Ganon lang naman eh, ganon lang naman yung buhay. At the end of the day, sarili mo lang din naman yung mag-aano sa'yo, tutulong. Yan. Patantayin mo. Naano kami, na speechless kami. It's really so nice, strange, to hear from you. And we're happy to hear you're okay. And wishing you all the best. And thank you for that simple advice. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, go for it. So, nasa likod mo kami, strange. Thank you. Yeah, welcome. Thank you then. Sino pa po may gustong itanong? Sabi nga nung isang podcaster na sinusubaybayan ko rin eh, follow your highs and excitements, be conscious and be well. Yan. Nakapalo kasi ako sa calls to consciousness eh. Wala na magtatanong. That's it? Ano? Uwi na. No, yung mga boy, mga ano, pagbigyan natin ng opportunity na humalo sa atin, gusto nila mag-react, ganyan. Kung anong masasabi nila, kung nag-agree or disagree sila. Mga narinig nila. Yan na. Sige na. It's your time. Mukhang tahimik ka. I think tong ano, podcast part 2 natin, I think it's a little bit of improvement from last time. Sana
it will continue to progress. Maraming mas maraming mag-participate sana next time, maraming magsalita, mag-voice ng kanilang opinion, because ito na opportunity ninyo para you voice your ideas, your kasi naka-suppress na nga tayo sa na magsalita Ang pwede lang nating dati kung anong pinapasalita sa atin, you can't have your own opinion. Na-realize nyo ba yun? You cannot have your own opinion. And that's not really good. That's not healthy. yung ganun. So, sinuturo di ba na na yung tinuro, ako actually, ewan ko pero I disagree. Na ang pagdating doon sa langit, lahat pagiging lalaki na, papalitan yung pangalan mo na lalaki rin. Ganun kapangit yung karakter na tingin na sa mga babae para pati sa ganung medyo may mga, halimbawa, yung sinasabi nila na, ang mga typhoon, papangalan lang mostly sa babae kasi napaka-unpredictable. Yung mga ganung comment, although sabihin na may mga ganung character kami, which is, I think, it's because of our hormones, na hindi katulad sa hormones ng mga lalaki na stable lang sa amin, talagang medically speaking, may nagbabago-bago siya. Pero hindi naman porket na may ganun kaming characteristics na pipintasan na, napangit na agad. Actually, dapat na i-consider ng mga guys yun. Yun nga lang connotation na na para kang babae sumuntok, ganun pa. O para kang babae kung magtampo, ganyan. Parang kailangan niya, alam niyo. Let's move yung on lag from that. Nung lolo ko dati, na yung babae daw, dapat ituturing na parang, yung babasagin, ganun. So, dapat ingatan. Hindi porket na kamukha niyan, ganun, sabihin na. Ang tanong ko kasi dun bawa, nung nabasag na, yun nga, yung mga single, nung nabasag na, mas hindi ba mas lalo silang dapat ingatan? Kasi sila yung mga may lamat na. Yun yung ko naman doon na naiisip ko lang. Hindi, huwag nyo i-judge. hindi, walang nakakalam ng mga pinagdaanan, may mga reason. Tsaka, kailanganin nyo, isa pa ha, unlike dito sa western side, na ang babae pwedeng magsabi na, oy, labas tayo, i-date kita. Siya yung mag-initiate ng date. Sa bandang Pilipinas, hindi eh. Diba? Sa Japan, ganyan. Sa Japan, ganyan. Ang nagbibigay ng love letter, yung babae. Ang may confession of love, yung babae. Pati proposal ng marriage, pwede dito, okay, mag-propose ang babae. Diba? At syempre sa iba, sa Pilipinas, dahil na conservative pa, hindi ganon. So, ang choice talaga, pag nasa Pilipinas ka, maghihintay ka kung sino man liligaw sa'yo. Diba? So, yun, sa mga babae, una, know your self-worth. Tsaka you have to know na ikaw yung may control sa buhay mo tsaka sa katawan mo. Lagi. Dahil katawan mo yan. Kung sino yung gusto mo, huwag ka mahiya. Sabihin mo na gusto mo, gusto kita. Or mag-end up ka na lang kasi ito lang nandigaw sa akin. Hindi ganun. Huwag ganun. Tsaka unsatisfied. Ako, halimbawa, you already establish your worth. Alam mo na sarili mo. Ngayon, ang next step nun, di ba? Is finding the man that deserves your worth, diba? Para sa akin, you don't wait for it. You look for it, you work for it. Hindi masama na pag nakakita ka ng ganun lalaki, you open up, hindi naman like open up, but I mean, initiate connection. Yun ang tama doon. Para sa akin, it's not bad to initiate connection doon sa lalaki, prospective partner na tingin mo na he will be worth your while, he will treat you as you are, good and respectful.
para sa akin hindi masama 'yon. Na ano mag-initiate ka ng channel of connection and see if you're going to be compatible. I don't think that's bad at all. Sa mga lalaki naman, hindi porket na, oh, ito, nagustuhan ko. Tapos later on, ayaw niya na. Parang paglalaroan niyo lang. Bago niyo ligawan yung mga babae kasi vulnerable na sila. Huwag, ano, isipin niyo muna kung talagang siseryosohin niyo. Hindi yung basta na lang, ano, manliligaw kayo for the sake na may maligawan, tapos hindi niyo naman pala gusto. Pag na-fall na sa inyo, wala na. Bali, wala na. Alam mo yun, tao din. Hindi gamit. At saka ano, kaya lang nakalungkot doon, we're living in the reality na may ganyan eh. So, ang may papayo na lang natin ay protektahan nila yung sarili nila na ano, use birth control . Surround yourself with respectable people. Diba? Mga hindi ganyan kakikitid na mag-isip na damage siguro tayo ganyan. Huwag niyo associate yung sarili niyo sa mga ganyang lalaki. Tsaka ano sis, siguro sa akin na opinion ko lang din, sa sex education, parang sa tingin ko kung magsisig kayo ng sex education, huwag sa mga clergy kasi sa spiritual side sila eh. Kung ako ma-advise ko, kailangan science-based. Diba? Kailangan sa science-based sex education ang hanapin nyo. Kasi, face it, hindi na to tulad nung unang panahon na karamihan sa atin, kailangan pag nag-asawa tayo, virgin, ganyan, di ba? May mga culture kahit naman o sa... Kaya, ano, o kaya, sila yung nakauna eh, siya na. Walang ganun. Nangyari, diba? naging unang factor, yung siya kasi yung nauna, kaysa doon sa... kung magiging compatible ba tayo, magiging masaya ba ako pag tayo nagsama or tinuluyan kita, magiging responsable ka ba sa mga anak natin, na naging secondary na lang yun eh. Doon, ang naging unang, ano, nauna sa priority, eh, kasi siya na kasi yung ano eh, nakahipo sa akin, ganyan, nakahalik, that's bad, sa mga Mormons ganun, 'di ba, nagjojowa sila. Ngayon sabi nila perfect pag ang turo kasi sa kanila, ewan ko lang sa FCDA kung ganun na. Pagka halimbawa hindi mapigilan yung pita mag-asawa. So karamihan sa mga Mormons 18 years old pa lang kasi nga hindi makapagpigil, nag-aasawa na. Which is wrong, nag-end up na maghihiwalay din kasi biruin mo sa age mo na 18 years old, anong alam mo? Wala pa, kahit nga sarili mo, hindi mo pa kilala eh. Hindi mo pa kilala yung alam niyo. At saka, ito pa. Pagka, if you found yourself in an unpleasant relationship, like abusive, hindi siya responsible, well, don't be scared to get out of it. Don't be scared to sever ties. Huwag kang magpatali. Huwag kang magpakulong dahil lang, ay saan na kasi nauna eh. Ganoon, tapos tinuluyan mo na, yan, nangyari. ano pala, irresponsible pala, or ano, mapakialam pala ang mama's boy pala. Ganoon. Ang mga babae, sabihin ko sa inyo, meron kayong gusto sa sarili nyo. Kahit sabihin mo, we're talking about kung paano ka pa kisamahan ng guy, ng asawa mo, ng partner mo, at sa kama. Meron kang gusto. Kailangan mong malaman yun bago ka para sa akin na tumali. Kasi hindi pwede na na laging one way, sila mag kumbaga parang sa driver, sila yung mag ng manibela. No, kung body mo yan, kailangan may control ka din. Tsaka yun, sa mga guys, hindi nyo lang alam. What we're saying is hindi palaging sila na lang yung natatapos. Wala kang satisfaction. Puro sa pagtapos na,
ano, tatalikod lang ganyan, rolled over the side of the bed, tulog na. Wala man lang aftercare. That's terrible, ano, terrible relationship pag ganun. Kaya tingnan mo na yung iba na pagka napakitaan ng motibo ng ibang lalaki, eh turns out mas ano pala yun, mas malamig, mas ano, caring, ganyan. Na-attract doon kasi nagkulang eh. Ni, ano to, may nakita yung babae na laking. Kaya lang, nakatali na siya, locked on na siya. Kasi, ano, siya na yung, ano eh, wala na eh, siya na yung nauna eh, di ba? Oh, but she could have had a better relationship. Tsaka yun nga, yung isa pa na yung sinabi mo na ano, pagtapos na, hindi nag-e-end yun sa kayo'y tapos na. Kasi two-way yun eh. Hindi porket nakatapos ka, okay ka na. Isipin mo yung partner mo din. Di ba? Hindi yung basta-basta Alam mo, to increase your worth, iparamdam mo sa lalaki na I can leave you anytime kung gusto ko. Kaya you better step up your game. Ganun. Kaya walang ano eh. Kaya walang regard sa halaga ang mga lalaki minsan sa mga babae kasi they thought, wala kang magagawa, wala ang taka sa akin eh, forever, ganyan. So whatever they do, kahit ano na lang, kahit hindi nila nami-meet yung demands natin or yung needs natin, wala silang care. Eh kasi they know that they can't lose us. But I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Ganon. Love your partner like you're going to lose them. Yun ang ano. Yun ang true love. Ganon. Pero, mababay, kasi dahil dehado tayo, huwag tayong masyadong attached na to the cost na ano nung well-being natin, no? Unahin niyo yung well-being ninyo, mga babae. Saka kada isang babae talaga, there's something special. Ako naniniwala ako kada isang babae. Meron yang kakaiba. Kasi ano, meron akong narinig na para siyang symposium somewhere na yung lalaki daw, may moment na, meron silang blank moment na, halimbawa, nakatayo lang sila or nakaupo lang sila, wala silang iniisip. Like, blanko lang. Tapos ang babae, masyadong maraming iniisip. Yung mga pag-aalaga, pag-aaruga sa mga pamilya, pag-aanak, paano presentable sa partner nila. So talagang ano, masasabi mo na ang kada isang babae, we strive para sa inyo, sa mga partners namin. Lagi ang priority namin, siguro, ako by nature siguro, yung ma-please ka, parang ganun. So, huwag nyo din i-take for granted. Diba? Huwag nyo ilagay dun sa moment na blanco, na wala. Alam mo, meron ako nabasa na na after a woman gives birth, yung kanilang affection at kanilang priorities, nasa-switch over yun dun sa anak. Na ang resulta daw no ay nagseselos subconsciously nagseselos yung lalaki na dun sa divided attention. Kaya yung iba yung sinasabi nila na nung mag-asawa na losyang kasi o nagkaanak na losyang kasi na-prioritize ng ng babae yung anak kaysa sarili nila, ganun. Pero hindi naman natin sinasabi na wag i-prioritize ang anak. What we mean to say is
wag naman i-neglect. No? Mag-ayos at maging presentable for the sake of yourself na rin. For yourself and for your ano, for your anak, your children. Kasi maganda rin yung ano eh, yung mga bata na alam mo ba na napaproud din ang mga bata pagka nakikita ng mga tao na maganda ang presentable ang mga parents nila, hindi yung lalolosya. Yun. Kaya na kumaga nakukulangan ng self-care eh. Minsan mga resulta ng ano ng switching of priorities in life. So yung mga lalaki, mga asawa na lalaki, dapat ma-realize din nila na kaya merong ano tip of balance na napababayaan yung sarili ng yung mga mothers eh dahil nga nabubuhos doon sa ano eh, sa anak eh. At yun, ma-acknowledge yun ng lalaki. Siguro, if you pull your own weight in child rearing, baka hindi ganun ang maging resulta, no? Na mababayaan ng babae yung sarili niya, no? Diba, parang ganun yun ang analysis doon. Kaya, ano, kaya napababayaan ng babae yung sarili niya kasi puro siya na lang, eh, yung nag-e-effort dun sa child rearing, eh. At saka kung halimbawa magsabi na napapabayaan ng babae, andiyan ka naman eh, responsibilidad mo na alagaan yung asawa mo. Diba? Ikaw yung gumawa o sabi mo, Han, siguro gusto mo magpamassage ka naman, akong bahala sa mga bata. May mga way para matulungan mo kasi hindi, baka hindi mo alam mo, sabi mo na may kailangan lang, hindi yung laging, o ikaw magluto ka, o ikaw maglaba, o mga bata, alagaan mo, pakainin mo yung mga bata. Try mo din na, minsan, yung may spare time ka, ano, bigyan mo rin siya ng time sa sarili niya. Yun. Wala na bang mga tanong, sis? At ano na pala? Mag-ilang oras na tayo. Sige, closing na tayo kung nakapag-impart na lahat. Wala nang gustong mag-voice na kanilang opinions or reactions. May ito upload na naman nyo. Mag-react na kayo. Kung later nila to mapakinggan at gusto pa rin nila mag-comment, mag-respond na lang kami kung may tanong kayo sa next podcast ng Broccoli TV. So wala na, I think. Hello? Wala na po? Sige na. Gusto magtanong or mag-comment. Nagpapasalamat kami sa mga nagpa-unlock. Kanilang mga nagpahiram ng Zoom. Thank you po, Gansoro. Sa mga nakinig, mga patuloy na sumusuporta, kahit na medyo naririndin na rin siguro kayo sa amin, sa mga fanatic. Salamat sa inyong curiosity at minsan-minsang involvement. Maganda pa rin yan, positive feedback pa rin yan or isang desirable reaction pa rin na meron kayo mag-disagree, ay kayo mag-agree, it's still a positive experience for all of us. It's a learning curve. Sana may kapulutan tayo at mag-improve pa tayo in the near future. Thank you po sa lahat. Nababay na. Okay, good night. Good night.